Hello. Hello, teachers. Good evening. All right, good evening, teachers. So let's wait. Sa iba, no? Okay, so we're now. Okay, on our live stream. One moment. Okay, invite niyo yung mga friends niyo, no? This is public online review. So habang meron tayong mga ganitong libre or free review, grab po tayo. Okay, so. Invite your friends na magti-take din ng LET for this coming March 2024. Alright, so, okay, so teachers, you may also comment sa ating comment section yung inyong greetings for tonight. It's already, ano na ngayon, 16? December 16. Diba ang bilis ng araw? Okay, and I will also take this opportunity to congratulate our new LPTs sa lahat po ng nakapasa noong, December, kailan ba yung nag-release? December 7. Okay, sa lahat po ng nakapasa at kahit doon sa mga hindi nakapasa, wag po tayong susuko. Okay, so congratulations po sa inyong lahat for passing the licensure examinations for teachers. Yan ang ating mga bagong LPTs and of course manifesting na lahat ng naririto sa ating online review ay ang susunod na ring mga top-notchers and of course passers. Okay, so hindi lang passer, no, yung ating goal, but also sabi ko nga niyan lagi, di ba po teachers? Sinasabi ko na mas mataas yung goal ninyo, mas better. Okay? So, yan. Okay, so teachers, yung mga gustong mag-enroll, no? So, mga gusto pang mag-enroll sa ating private online review, malapit na po tayong mag-start. So, you may message po our page, our Facebook page, para po sa details. Okay, so responsive po yung ating Facebook page. Kaya teachers, huwag na kayong mag-hesitate. Kasi of course, yung ganitong opportunity, yung review center, very helpful po siya. So ako galing din ako sa review center and hindi ako nagsisi kasi syempre teachers, dito kayo mag-guide. Hindi lang po, kasi syempre apat na taon yung ginugol natin, di ba? Hindi lang kayo i-review but also tuturuan kayo kung paano nyo ba maipapasa at maitatap ang ating licensure examinations, okay? And of course teachers, dun sa mga hindi na hindi pinalad, no, na makapasa sa ating September LET, huwag kayong mag-alala, huwag kayong susuko, push lang, no? Try lang ng try. Darating din po sa inyo yung time na kayo naman yung i-congratulate. But of course, you have to give credit sa inyong effort. Siyempre, hindi lang tayo pinalad pero it doesn't mean na hindi tayo nag-effort. Hindi natin binigay yung lahat ng ating makakaya, no? Kasi siyempre, teachers, iba-iba naman tayo ng sitwasyon, okay? Okay, sige. Ayan, good afternoon. I mean, good evening. Afternoon patuloy. Good evening, Ma'am Annalie. Okay, so sino pa yung ating mga teachers na nasa live stream? Okay, good thing na merong
Meron tayong mga teachers na naririto. Medyo marami-rami tayo, no? And of course, teachers, nire-repost naman itong ganitong free online review. Kapag nawala, the next day, I think, ipopost naman niya ng LCTC. Mababalikan niyo pa din yung ating mga nire-review, okay? And of course, teachers, sabi ko, di ba po, yung private online review, open pa din po siya. Malapit na tayong mag-start. And teachers, ano yung maganda sa private online review? Kasi doon mas malalim. Okay? Mas malalim, mas marami pa po kayong mapagdadaanan na makakatulong sa inyong licensure examination. Okay? So, tuwang-tuwa ako, teachers, nung naglabas na yung PRC ng result ng mga nakapasa, no? Nakita ko kasi doon yung mga lagi talagang active, yung mga teachers na nag-effort, nagtiyaga sa aming gabi-gabing review, no? Almost kapag every weekend, ilang weekend, kahit weekdays, may mga reviews tayo. So, I'm so happy na nakita ko yung mga names na nakapasa sila sa ating September licensure examinations for teachers. So, manifesting na kayo naman po yung sunod na makikita ko doon sa mga pangalan na yon, okay? Kaya teachers, just give your best. Yung mga ganitong review, wag nating sasayangin. You have to take this seriously. Seriously, pero dapat ay hindi lang yung seryosong-seryoso ka, but you also have to enjoy yung process of learning, yung process ng pagre-review. Kasi for sure, mas nagiging ano yun, mas meaningful siya. Okay? Mas meaningful. Hindi lang yung very serious kang nag-aaral and then the other day, parang lilipas din yun. So, you have to make or you have to take these opportunities as something na at the end of the day, meaningful siya para sa inyo. Okay? So, yan po yung dapat nating gawin. Okay, so sige, I think we can start. So by the way, teachers, for tonight, we have purposive communication. So this is still under Gen Ed. Okay, papasok pa din po siya sa general education, yung purposive communication. So teachers, yung pakiusap ko po sa inyo ngayon, yung lagi ko namang pinapakiusap is for you to actively participate sa ating drills. Okay, kasi yung free or yung public online review, halos drills tayo and then may mga discussions, di ba? And teachers, I also would like to ask you to prepare your pen and paper or yung mga notebooks nyo, di ba, na pinagsusulatan nyo ng mga notes ninyo dyan. I-prepare nyo yan kasi here sa ating Gen Ed, for purposive communication, may mga pagdadaanan tayong mga terms na hindi naman lahat nakasulat sa aking PowerPoint presentation, pero mababanggit ko. So you have to focus, you have to take note of those important things, okay? Kasi the other days, so babalikan nyo yan, kasi hindi naman ibig sabihin na nag-review tayo ngayon, then that's all. Babalik at babalik po kayo dyan sa mga pinag-review natin para ano, para ma-master nyo po ang mga concepts na yan, okay? Kaya po, teachers, you have to take note, okay? Take note and please actively participate po sa ating, yun yung mga practice questions na ipipresent. And please, item number po muna before yung answer. Okay? Ayan. Okay, good evening po, Ma'am Nisha. And then, si Ma'am Nancy. Okay, yan. Mag-mention lang kayo ng mga friends nyo kasi mali nyo. Interested din sila. Siyempre, gusto din nilang matuto. Gusto din nilang pumasa. Mag-top notcher kagaya ninyo. So, this is an opportunity para po doon. Okay? So, let's help each other. Huwag nating ipagdamot na makapasa tayo, na maging top-notcher tayo kasi of course teachers, yung pangarap natin is maging isang lisensyadong guro. Okay, so let's help each other. Okay, so I think we can now start our session. So it's already 6:24. So nag-start tayo ng 6:15 kanina. We will end at 9:15. So again, teachers, focus. Okay?
isipin niyo yung lisensya, nasa harap niyo na. Kailangan ay focus kayo ngayon para maabot niyo yun, okay? Okay, so again, general education, persuasive communication. Okay, copyright disclaimer. Okay, for item number one. Okay, are you ready? All right, so item number one. Which of the following statements accurately describes the bottom-up model of reading? Is it A, suggest that the reader construct meaning from all available sources? Letter B, the primary focus of instruction should be the reading of whole selections? Letter C, the emphasis is on comprehension, not on decoding. Letter D, reading is driven by the text and not the reader. Okay, sige. Okay, so ano yan, teachers? Yung ating bottom-up model of reading, right? We have two, yung top-down. Meron pa nga niyang interactive model, okay? But here, yung tinatanong ay yung bottom-up. Okay? Try to answer this one. And section po, teachers, yung ating sagot, okay? Para makita natin kung ano ba, nagkakamali ba kayo or tama ba yung sagot nyo. So that we can also assess, teachers, no, kung saan ba tayo mas kailangan pang mag-aral. Okay, so I want you to have that mindset na every time na meron tayong review, kailangan i-evaluate nyo or i-monitor nyo yung progress nyo. Okay, para makita natin kung saan pa ba kailangan kayong mag-focus. Okay, so ganun yung ginawa ko nung nagre-review ako. Dun sa mga nahihirapan ako, dun ako pinaka or hindi naman pinaka. Okay, pero mas binibigyan ko yun ng toon. Okay, pero you have to ano, go through everything pa din yung mga talagang alam niyo yun, indispensable, yung hindi talaga mawala-wala sa let. So you have to go through those concepts, okay? So ganun po. Sige, ano yung sagot niyo dito, teachers? Which of the following statements accurately describe the bottom-up model of reading? Okay, so teachers, what is the answer here? The answer here is letter D, okay? Bakit? Okay, balikan natin si bottom-up and si top-down approach or yung top-down model of reading. Okay. Hindi ko magalaw. Okay, so pag sinabi natin, teachers, again, na top-down model or top-down approach, okay, yung top-down model of reading, it uses background information to predict meaning, okay? Background information to predict meaning. So nandoon yung or affected yun ng mga iba't ibang factors, okay? Iba't ibang factors kagaya na lamang ng environment, yung experience, okay? Yung experience ng reader. So yung topic, yung culture, and yung relationship. So pag sinabi natin, teachers, na environment, kabilang na po dyan or yes, included dyan yung kung nasaan ba, okay? Nasaan ba yung reader? Ano ba yung location, okay, where or the location, the time, okay, or the event. Salik po siya dyan. So, yan yung mga, yung mga consideration when it comes to top-down approach to predict the meaning, okay?
So kaya nga yung top-down approach ay tinatawag na reader read, ano, to book. Okay? Tao to book. Ganun po siya. Tao to book. Kaya nga top-down. And pag sinabi naman nating bottom-up approach or model of reading, it is looking at individual meanings. Okay? Individual meanings or grammatical characteristics of the most units of the text. So, naka-focus siya sa text. Okay? Sa text. Ano yung mga meron sa text? Yung sounds, yung words, yung grammar, yung vocabulary, yung mga ginamit na salita. To understand that text. So, yun yung basis. Okay? Doon siya naka-focus. Kaya tinatawag po siyang text-based. Okay? Kaya yung bottom-up approach, book to tao. Okay? Book to tao. Kung ang top-down ay based sa tao, kaya nga sabi dyan, di ba, reader-based, based sa tao, to book. Yung bottom-up naman ay book to tao or text-based. Okay? So, I hope that naintindihan niyo yun, teachers. Okay? So, ganun po siya. Yan, tingnan natin ang ating live stream. Okay, don't hesitate na mag-comment, teachers, ha, sa ating comment section para makita natin kung ano ba, tama ba yung answer nyo or kung nagkakamali ba. Again, pag sinabi kong nagkakamali, kung nagkakamali man kayo, don't worry kapag nagkakamali kayo kasi review pa lang naman ito, teachers. Ang pinaka-importante ay hindi na kayo magkakamali on the day of the let. Okay? So, yun yung pinaka-importante. Okay. I hope that this is clear na, teachers, yung top-down approach and bottom-up approach or bottom-up model of reading. Now, let's go to item number 2. What is the process of exchanging information between 2 or more persons to achieve mutual understanding with each other? Is it A, communication? Letter B, conversation. C, talking. Or letter D, speech. Again, please don't hesitate, teachers, na mag-comment or to actively participate sa ating comment section. Okay, yung item number first and then next is yung sagot niyo po, okay? Teachers, na mag-comment or... Okay, so ano ba yung tinatawag nating process of exchanging information between 2 or more persons to achieve mutual understanding? Or share, di ba? Yung mutual understanding, pwede rin natin siyang tawaging shared understanding, okay? Or yung mutual understanding with each other. Is it A, ba teachers, communication? Letter B, conversation? Letter C, talking? Or letter D, speech? Okay, meron kayo ditong pwedeng gamitin tip or technique, no? Again, yung techniques natin, teachers, hindi lang siya applicable sa prof ed, but also kahit sa gen ed, applicable din yun at times, no? May mga times na magagamit niyo yung mga techniques na yon para masagot niyo po yung question. Kasi again, gen ed, hindi lang naman yan puro remembering. Hindi yan word for word nandoon word for word siyang nandoon sa question. But of course, meron tayo, di ba, ang mga different levels
meron tayong understanding, analyzing, no, na kailangang maging critical ka din sa pagsagot or sa yung mga questions ay pag-iisipin ka talaga. So you have to be certain na kahit pagbalik-balik ta rin pa man yung question, ay masasagot niyo pa din po siya, okay? Ganun po. Okay, so ano yung sagot dito, teachers? Tingnan niyo yung mga options. We have communication, conversation, talking, and speech. Yung conversation, pwede na po siyang pumasok sa communication. Diba? Pwede na siyang pumasok doon. Even yung talking, pwede na din siyang pumasok sa communication. And yung speech, pwede na din siyang pumasok sa communication. So, ano yung tip or yung technique na gagamitin natin or ginamit natin dito, teachers? We use the umbrella method, right? Yung umbrella method kung saan halos nandun na sila lahat, right? Nakapaloob yung conversation, talking, and speech. Pwedeng pumasok na sila sa communication. So, yung process, of course, teachers, yung process of exchanging information between two or more persons to achieve mutual understanding or shared understanding is none other than letter A, communication. Okay? So, I hope that nakuha niyo yung correct answer. So, yung iba, siguro nahihiyang sumagot no sa ating comment section, but again, teachers, I encourage you to please participate sa ating chat box. I mean, sa ating comment section para makita natin yung sagot nyo din. Okay? And para maging interactive yung ating session for tonight. Alright? So, yan. Very good to those who got it correct. Now, let's move to the next item. Okay. So, before we move to the next item, teachers, let's have first some discussion or a simple or quick discussion about ano ba yung pagkakaiba ng language and communication, kasi minsan ay napag i-interchange po yon. So pag sinabi po natin, teachers, na language, that is the method, okay? That is the method of human communication. Of course, hindi naman tayo makakapag-communicate, 'di ba? Without language. Okay? So kaya tinatawag yung language as the method of human communication. And then pag sinabi nating language, it could be mother tongue, the native language, and the second, the mother tongue or the native language. Let's say for example, ako, ang native or ang mother tongue ko ay Bicol. So kayo, ano ba yung mother tongue nyo? And yung second language, of course, that is part of language. Mother tongue, native language, second language. So yung second language, pwedeng English, di ba? Okay, so yan. Pwedeng pumasok yan. Papasok yan dyan sa language, okay? So, pag sinabi din nating language, that could be acquired or learned, okay? Subconsciously or consciously. Okay? Acquired or learned. And then, syempre, pag sinabi nating language, kinukonsider natin dyan yung grammar, papasok na dyan yung sounds, yung vocabulary, right? So, papasok po yan dyan sa language. Okay? So, yan po yung difference ng language. And, pag sinabi naman natin communication po, teachers, galing yan or nag-derive yan sa Latin term na communicare, or yan, yan po yung dyan siya nag-derive sa communicare, okay? Or communicare, okay? Kung ano man ang pronunciation yan. So, ibig sabihin to share, okay? To share. And that is a process of understanding and sharing meaning. Okay, communication, creating and interpreting messages that elicit response. And of course, yung pinakasimpleng definition ng communication is that is
an exchange course, exchange of information from one individual to another. Okay? So, ganun yung pagkakaiba ng language and communication. So, yung without language, of course, hindi tayo makakapag-communicate. So, meron silang interconnectedness. Okay po? Okay, so I hope na naiti-take note nyo yan, teachers. Now, let's move to the components of communication. And of course, teachers, hindi pwedeng hindi natin mapagdaanan ano ba yung mga components ng communication process. Syempre, meron tayo dyan, anim, okay? Anim na component of or components of communication process. First, syempre, teachers, very important, si sender. Siya yung nagka-craft ng message. Okay? Si sender yung nagka-craft ng message. The encoder. Okay? Sender is also the encoder. The one who encodes or convert idea in or information, okay? The one who converts the idea or information into symbols. Okay? Yung encoding, yan po yung process of converting the idea of or information into symbols. Okay? So, yan po si sender. Ano naman po yung sinasabi or tinatawag nating message? Pag sinabing message, that is the information na isinisend ni sender. Okay? And then, it could be an information or idea. It could be a written, verbal, or non-verbal. Okay po? And then, we also have teachers, syempre, after message is yung channel. Ano naman po yung channel? That is the means, right? The means, the mode, the means of transmission. So, paano siya transmit? Paano transmit yung message? Okay? Ano yung ginamit na medium? So, yan. Ano yung manner of transmission? So, that is the channel. Let's say, for example, television. Okay? Yan yung means or yung mode of transmission niya. Paano ba i-transmit yung message? Through what? Okay? So, that is the channel. So, ang tinatawag naman po nating receiver, para kanino ba yung message? Okay? Para kanino yung message? And, yung isa sa mga ano ni receiver ay siya yung nagde-decode or nagde-decipher, nagpa-process, or siya yung nag-undergo ng mental processing of interpreting message into meaning. Okay po? So, yan si receiver. Now, ano naman po yung feedback? Okay, so sa communication, si feedback ay sikat na sikat din yan. Okay, one moment. Okay, so si feedback ay hindi din yan or madalas naroon yan sa mga models ng communication. Okay, but also may mga ano din na hindi siya na-emphasize. May mga models of communication na hindi ganoon na-emphasize si feedback. But feedback, pag sinabi nating feedback po teachers, that is the receiver's response or reaction. Okay, ano ba yung reaction ni receiver? Or ano ba yung response ni receiver? It could be through facial expression. Okay, yung feedback niya, it could be through facial expression. Through verbal, di ba? May iba't ibang ways. Or, yes, ways or yung way kung paano ba ini-express yung feedback. It could be through facial expression, gestures, could be verbal. And, syempre teachers, pwede ding yung feedback ni receiver is silence lang. Okay? Naging silent lang si receiver. So, it could be, it's another way of, ano, parang, yun din yung isa sa way na masasabi mo na yun yung feedback, no, ng receiver. Okay? Or yung response ng receiver. Okay? So, yan po teachers. And then, of course, lastly, yung tinatawag po nating context. Okay? Yan po yung understanding natin of the yung understanding natin of the situation. Okay po?
So that is context. Yan. Yan, good evening po sa ating mga teachers na bagong dating. Again, please actively participate po, no? I encourage you to actively participate sa ating comment section. Huwag po kayong mahihiya. Kasi for sure, para naman to sa inyo, for sure kayo naman po yung magbe-benefit kapag natetest nyo or ginagamit nyo, no, yung inyong, ginagamit nyo yung mga natutuhan nyo by answering, actively participating sa ating drills, okay, sa ating mga practice questions. Okay, so I hope that the components of communication process, teachers, okay, clear na siya para sa inyo. Okay, so we have sender, message, channel, receiver, feedback, and context. Very easy naman yan, teachers, to understand. Okay, I know that you're familiar na with these components. Kaya tayo nagkakaroon ng review para mabalikan nyo siya, para ma-refresh, para mas maging malinaw po siya sa inyo. Okay? So take note, iti-take note nyo siya or iti-take note nyo po, teachers, no, yung mga keywords na sinabi natin. Ano ba yung sender, yung message, yung channel, receiver, feedback, and context. Alright? So let's proceed. Item number 3. Several factors must be assessed to arrive at a sound blank. Is it A, query? Letter B, decision? C, change. Letter D, problem. Okay, sige nga. Alright, so sabi ni Ma'am Lorwin, letter B. How about the other teacher? Ano yung sagot nyo dito? Okay, so si Sir Darwin, decision. So yung iba, ano ba yung sagot nyo, teachers? Several factors must be assessed to arrive at a sound blank. So dito, no, dapat meron kayong knowledge on. Hindi lang, okay, so dapat meron kayong knowledge on vocabulary and marunong kayong mag-contextualize, okay? Dapat mahanap nyo dyan, teachers, yung mga clue terms na pwede nyong gamitin. Paano ko kaya masasagutan to? So this is an easy question, but of course, iba-iba naman tayo ng level, di ba? Yung iba sa inyo nadadalian sa pagsagot, yung iba naman nahihirapan. Don't worry, teachers, that is normal. Okay? Kaya tayo merong review para maturuan kayo, hindi lang simpleng review, but of course to teach you also yung mga tips na pwede niyong gamitin when it comes to answering questions like this, okay? So for this item, the answer is several factors must be assessed to arrive at a sound. Ano? Diba? Query? Okay. Arrive? Pwede nyo yung gamitin, diba? As a clue term. Okay, to arrive at a sound. Query ba? No, right? Change? Problem? Okay. So, hindi A, hindi C, hindi D, but to arrive at a sound decision, okay? Decision. So may mga ganung klaseng questions, teachers, sa LET, no, na feeling mo ang dali lang na yes, kahit na, 'di ba? Kasi tayo minsan alam na natin. So yung iba ay madali para sa kanila, so yung iba naman medyo nahihirapan. But teachers, yung mga questions pagdating sa LET, yung actual LET, meron talagang mga ganitong klaseng questions, okay? Kaya teachers,
Huwag niyong sasabihin ganun lang siya kadali, but you have to be very careful sa pagsagot. You have to think, no? Pag-isipang maigi yung sasagot nyo. You need to learn how to contextualize your answer, kung paano nyo gagamitin yung mga clue terms para mag-arrive kayo into an answer na talagang sigurado kayong tama. So the answer here is letter B, decision. Okay, very good, teachers. Ayan, I'm happy to see that nag-actively participate na yung ating mga teachers. Kasi teachers, alam nyo ba nung last season, yung September let, yung mga estudyante ko or yung mga reviewers namin na talagang binibigay yung 100% nila pagdating sa mga jails, discussion, mga lectures namin. Teachers, sinasabi ko po sa inyo, nakapasa ho sila. Okay? Nakapasa ho sila. So, hinanap ko yung mga names talaga nila doon. Very fulfilling na makita yung mga pangalan nila na kumbaga naging fruitful or nagbunga naman yung kanilang effort every night. Kasi halos ilang ano din yun eh, ilang weeks din yung aming pinagsamahan ng ating mga teachers. So sabi ko sa kanila noon, kapag lumabas yung result ng LET, iche-check ko yung mga names nila. And I'm so happy to see na makita yung mga pangalan nila na nandoon sa list of passers. Okay? Sa list of passers. Nakakatuwa, di ba, teachers, na yung pagtsatsaga mo sa mga drills and yes, sa mga discussions, sa mga lectures namin, noon ay talagang nagbunga siya. So, kayo din, teachers, you have to do the same para, teachers, ma-master nyo, no, yung mga techniques, yung mga concepts. Para ma-master nyo sila, kailangan ay gagamitin nyo syempre. Okay? Gagamitin nyo yung knowledge ninyo and kung ano yung mga itinuturo namin sa inyo. Okay? Very good. Let's move forward. Item number 4. Which of the following is not a characteristic of effective communication? So ano ba yung hindi daw, okay? Hindi daw characteristic ng effective communication. Another tip, nasabi ko na to dati, di ba, teachers? Another tip, pag sumasagot po ng mga questions sa LET, kailangan alam mo din kung paano siya ita-translate yung question sa most comfortable language mo, okay? But of course, syempre, pag actual LET na po, teachers, pag nasa actual LET na hindi nyo naman po yung babasahin, no? Na tina-translate nyo talaga. Sa isip nyo lang siya, ita-translate. Okay? So, which of the following is not a characteristic of effective communication? Is it A, clarity? Letter B, conciseness? Letter C, ambiguity? Or letter D, completeness? And again, teachers, kung nagkakamali man po kayo, no, kasi syempre, hindi naman laging correct answer tayo, lalong-lalo na sa review, it's okay. Again, kapag nagkamali po kayo, teachers, during our review, you have to make sure na the next time na ma-encounter mo yung ganong concept or question, hindi ka na magkakamali. So you have to learn from that. Okay, so I can see that meron na kayong sagot. Okay. Syempre, yung hinahanap natin is not. Another tip, pag merong not, pag may best, no? You have to, ano, teachers, encircle that. Let's say, for example, nasa actual LET na kayo. And yung booklet ay hawak-hawak niyo na, 'di ba? Pwede kayong magsulat doon sa booklet. Pwede kayong mag-underline, pwede niyo i-encircle yung, let's say for example, kung ganitong klase ng question yung not, i-encircle niyo na siya, teachers, para hindi na kayo malito, kasi usually hanap ka ng hanap ng sagot, hindi mo mahanap kasi yung hinahanap is yung not. Hinahanap mo
is iba, 'di ba? Iba yung iba naman yung nagiging focus ng isip mo kasi hindi mo nga nakita si not or yung best, 'di ba? Kung best yung hinahanap. So, pag nakita niyo agad si not, bilugan niyo na para hindi na kayo maligaw pa. Okay? So, for this item, not a characteristic of effective communication, yung clarity ba? Yung clarity ba, teachers, is that a characteristic of an effective communication? Tama, right? Tama. So, si clarity, part po yan ng characteristic ng effective communication. Yung letter B then, conciseness. Pag sinabi natin conciseness, no? Hindi ka gagamit ng sobrang daming mga words, so direct ka, okay? Concise, kahit na hindi ganun ka kahaba, hindi ganun ka lengthy, pero pak na pak, nakuha mo talaga siya directly or na-express mo siya directly. So that is concise. So limited lang yung paggamit mo ng words, pero na-deliver mo siya in a manner na buo pa din, okay? Na ano mo pa din, na i-express mo pa din yung pinaka-thought niya. Okay? And then, completeness. Okay? Is that a characteristic of an effective communication? Of course, that is a characteristic of an effective communication. Si ambiguity, hindi siya. Okay? Hindi pwedeng maging characteristic yan ng effective communication. So, si ambiguity ang tinatawag or ang hinahanap natin dyan or ang tinutukoy natin not a characteristic of effective communication. Very good. Ayan. Most of you got it correct, teachers. Congratulations. Pag nakakuha kayo ng correct answer, no, kahit ganitong review pa lang, you have to be happy, give a top or, you have to give credit sa inyong mga effort sa mga nakukuha niyong correct answer kasi teachers, magiging motivation niyo yan and mas magiging motivated pa kayo to study harder, no? Kahit malayo pa yung March 2024, at least ngayon pa lang ay nagsisimula na kayong mag-review. Okay? Tinitake nyo na yung mga chances na ganito para mag-prepare for your licensure examination for teachers. Okay. Ayan. Ambiguity, hindi yan dyan part. Now, teachers, we have the 7 C's of effective communication. So, ano yung 7 C's ng effective communication? First is yung clarity. So, you dapat clear, okay? Para masabi mong effective communication, you have to deliver or you have to... Yes, you have to deliver it with clarity. Okay? With clarity. And then yung tinatawag natin conciseness, direct to the point, walang paligoy-ligoy, hindi ang dami mo nang sinabing mga words, 'di ba? Pero isa lang naman yung sinasabi mo, ang dami mo nang nilagay doon. So you have to make sure that concise dapat po, okay? Sasabihin mo siya or i-express mo siya in a manner na concise lang po. Okay, conciseness dapat ay isa yan sa mga characteristic ng effective communication. And then concreteness dapat specific, okay? Specific dapat, hindi yung parang in a general way. Okay? You have to make sure na concrete or concreteness. So dapat ay kino-consider din siya. And of course, teachers, huwag kakalimutan, correctness, okay? Correctness, dapat tama. So, dapat huwag ka siyang maglalagay ng, di ba, hindi naman tama or hindi tama. Dapat correct siya. Okay, parang nalito ako dun na. Correctness, iba naman kasi yung right, di ba, sa correct. So, correctness, you have to consider correctness para sa effective communication. And then yung coherence, dapat united, dapat, anong tawag natin dyan? United or unified sila as a whole, di ba? Dapat isa din yan sa mga i-consider for you to have an effective communication. And then, completeness and courteousness. Yung courteousness, teachers, very important. You have to be polite. You have to express your thoughts in a manner na
hindi ka nakakasakit, 'di ba? Hindi ka nakakasakit, so you have to consider courteousness for you to have an effective communication. Okay, yes, you have to be consistent. Okay? So yan, teachers. Very good. I'm happy to see that most of you got it correct. All right, so let's move forward. Now, let's have naman, teachers, yung general principles of effective communication. So, ano naman po yung tinatawag nating general principles of an effective communication? Okay, so pag sinabi po natin, teachers, na general principles of effective communication, unang-una, syempre, hindi pwedeng mawala yung why nyo. Bakit, di ba? Bakit? Ano yun? Yun yung purpose, okay? Yun po yung purpose. Yan po ay hindi pwedeng mawala dyan. Number one, principle of effective communication, know your purpose. And of course, number two, very important din, audience. Okay? Sino yung audience mo? Dapat alam mo yan, teachers. Kasi teachers, pag hindi mo consider yung audience, hindi magiging effective yung communication. Okay? Kahit tayo, di ba, teachers, kahit tayo sa public speaking, kapag hindi mo inalam yung audience mo, yung iba, nagsisialisa na, di ba? Yung iba, wala namang interest kasi hindi naman, alam mo yun, hindi mo nakukuha. Hindi mo alam kung paano atakihin or iba yung atake mo. Kung iba yung atake mo sa kung ano yung audience mo. So, hindi yan, teachers, magiging interesado. And, disappoint kapag umaalis yung mga audience. Yung mga dapat na, di ba, sila kasi yung dapat na magre-receive ng information. So, for you to to be effective pagdating sa for you to be effective or to have an effective communication, you have to know your audience. You have to know kung paano sila aatakihin, kung ano yung mga techniques na gagamitin mo, 'di ba, para makuha mo yung attention nila. So, kapag kilala mo yung audience mo, magiging madali po, teachers, yung kung paano mo or kung ano yung mga pwede mong gamitin techniques sa, let's say, for example, sa public speaking, okay? So, know your audience. And then, teachers, of course, your topic. Ano yung content? Diba? Ano yung content kaya? So, you have to know the topic. You have to consider the topic. Para, teachers, yung mga information na ibibigay mo, accurate or appropriate din po, okay? Appropriate din sila. So you have to consider also the topic and then of course the context. You have also to adjust to the context for you to have an effective communication. And then lastly, teachers, feedback. Okay? Sa communication, teachers, feedback is very important. So you have to work on the feedback given to you. So kapag binigyan ka ng feedback, as long as, di ba, mas maganda naman kasi kapag binibigay yung feedback in a way na constructive naman siya. But kahit ano pang feedback ang ibigay niya sa'yo, you have to take it in a manner na parang iti-take mo siya as something na constructive feedback. Okay? Na something na doon ka mag-grow or doon ka mas mag-improve. Take that opportunity as, yes, as an opportunity para mas maging better communicator ka the next time na magde-deliver ka, let's say, for example, ng speech, di ba? Ng speech. So, mas magiging okay na siya kasi consider mo yung feedback na binigay sa'yo ng isang tao or kung maramihan man yan, di ba? Sabihin nila, ay, ang galing mo, but you have to work on this, so take it. Okay? I-take mo yan, learn from that, and then work on that the next time na magde-deliver ka ulit, then much better. Okay? Alright, so yan.
General Principles of Effective Communication. Again, teachers, yung pakiusap ko po, you have to take note. Okay? Take note yung mga keywords, kahit mga keywords lang po, teachers, no, ng mga dinidiscuss or mga quick discussion natin for this session. Alright? Sige. Item number 5. In the communication process, the primary role of the receiver is to A. Encode message. Letter B. Decode message. Letter C. Initiate message. Or letter D. Feedback. Ano ba yung primary role ng receiver? Kanina, parang na ano ko na to, napagdaanan ko to sa discussion ko, no? Sa quick discussion ko. Again, primary role of the receiver. Okay, let's see, sabi ni ma'am, ano bang name ni ma'am? Basta letter D yung sagot niya, okay? Sir Darwin naman, letter B, decode. Okay, let's see later, okay? How about the others? What is your answer? Sige, try lang ng try, teachers. Don't worry again. Kapag hindi nyo alam yung sagot, you have to still try your best kasi on the day of the let. May mga may encounter kayo dyan, teachers, na hindi nyo naman talaga alam. But you have to really try your best. Gamitin nyo na lahat ng mga techniques na alam nyo. Gamitin nyo na yung mga context clues dyan. Ano pa ba? Yes, yung mga pwede nyo magamit. Basta i-push nyo talaga, teachers. Huwag na huwag kayong chachamba pagdating ng actual end. So you have to try your best. Make sure na ginawa nyo ang lahat bago kayo magde-derive into your final, your final answer. Okay, so sabi ni Ma'am Sarah B, si Ma'am Jane, letter B, si Ma'am Nisha, letter B. Okay, let's reveal the answer. So kanina, teachers, di ba napagdaanan natin yung mga components of communication process. Okay, and isa doon yung receiver. So ano yung primary role ng receiver? Para kanino yung message, di ba? Okay, tatanungin natin, para kanino ba yung message? So yun yung sa receiver. Okay, and then, teachers, si receiver po yung nagde-decode, okay? Si receiver po yung nagde-decode po ng message. Ibig sabihin, siya yung nagde-decipher, siya yung nag-undergo ng mental process, okay? Yun yung mental processing of interpreting the message or the information, okay? Into meaning, okay? So, yan po yung primary role ni receiver. And then, teachers, si letter A naman po, encode message. So, para kanino naman yan or kaninong role naman po yan? Role po yan ni sender, diba? Yung nag-encode ng message ay si sender. Siya yung nagka-craft ng message. Okay, and yan. Yung pangalawa nga po is yung encoder. That is for the sender. Okay, huwag kayong malilito, teachers. And yung feedback naman po, iba naman po yan. Yan naman po yung receiver's response or reaction. Receiver's response or reaction. But again, teacher, siguro nalito kayo dito kasi yung question, di ba? Yung ano yung tinatanong sa question? Yung tinatanong sa question ay primary role of the receiver. And the primary role of the receiver is to decode the message. Okay? Decode the message. So it's okay kung merong mga nagkamali sa atin, teachers. Again, this is just a review. But again, take it seriously.
para on the next time, yes, the next time na ma-encounter niyo yung ganitong klase ng question or concept, hindi na po kayo magkakamali. Especially pagdating ng actual board exam, hindi na po kayo magkakamali kasi alam nyo na kung ano yung tamang isasagot. Okay? Kaya alam nyo na, natutuhan nyo na ano ba yung concept ng receiver, ano ba yung decoding, the decoder, di ba? So, kahit pagpaikot-ikutin pa yung question, hindi na kayo magkakamali. Okay? So, very good pa din. Let's move to the next item. Now, the question is, what is the primary purpose of using visual aids in a presentation? Is it A, to help convey important information from the topic? Letter B, to replace verbal communication. Letter C, to minimize the need for preparation. Letter D, to impress the audience. Okay, try this item, teachers. Ano ba yung primary purpose ng visual aids in a presentation? Okay, sabi ni Ma'am Sarah, letter A. Same with Ma'am Jane, Sir Darwin, Ma'am Na, and then si Ma'am... Ayan, si Ma'am Amir, and then si Ma'am Joy, Ma'am Delia, and the rest of our teachers, I think most of you got or answered letter A. Sige, let's see if your answer... Ayan, si Sir Nell, letter A, then yung sagot niya. Rating na natin, ano ba yung sagot for this item? Ano ba yung primary purpose of using visual aids, teachers? Is it A, ba to replace verbal communication? Pwede, pero teachers, pag-isipan nyo, yan lang ba yung ano, yan lang ba talaga yung purpose ng paggamit ng visual aids? Or again, teachers, encircle primary, okay? Primary yung hinahanap natin. Yan ba yung primary purpose of using visual aids in a presentation? So, tatanungin nyo yung sarili nyo kasi minsan teachers, feeling mo tama, pero you have to think twice, okay? Think twice para sigurado ka na yung mapipili mong sagot ay yung tama, okay? Yung letter C, to minimize the need for preparation. Okay, yan ba yung primary purpose ng visual aids? Para mabawasan yung need mo for preparation. So, gamit ako ng visual aid para hindi na ako masyadong mag-prepare. So, yan ba yun? So, tatanungin mo ulit yung sarili mo. But, kapag tatanungin mo yung sarili mo, you have to be objective, okay? Not subjective. You have to look for the ideal answer. Yung ano ba yung standard na sagot dyan? Okay, kasi baka, teachers, tinanong mo yung sarili mo, pero subjective ka naman. So, dapat objective po yung isasagot nyo, okay? Objective kayo sa pagsagot. And then, letter D, to impress the audience. Kaya lang ba gagamit ka ng visual aids just for you to impress the audience, okay? So, hindi, di ba? Kasi pagdating naman sa teaching teachers, we have the standards, we have the ideas, okay? So, dapat kapag sumasagot kayo, nakabase po kayo dun. Okay? Kaya nga, teachers, ano nga yung pinagaano nating... Okay, tama. So, dapat talaga, teachers, ay kabisado nyo kung ano yung mga dapat, okay, yung mga standards when it comes to teaching and learning. Madalas, teachers, na yung pinakamabait na sagot dyan, okay, yung pinaka-ideal na sagot dyan, so, yan po yung correct answer. But you have to understand, you have to reflect ano ba yung question and ano ba yung hinahanap. Okay, for you to answer correctly sa mga ganun klase ng question. Alright, so letter A. Most of you got letter A. Meron ditong letter D and letter B. Okay, so ano yung primary purpose ng paggamit ng visual aid? The answer is letter A, to help convey important information from
the topic. So yan po yung pinaka primary. Okay? Primary purpose of using visual aids in. Pakinggan niyo teachers to help convey important information from the topic. Di ba very ideal yung answer, very standard? Okay? Yun yung pinaka-primary purpose ng paggamit ng visual aid. Hindi yan to replace verbal communication. Napaka-shallow ng sagot na yan. Okay? Again, yung hinahanap is primary. Kaya pag sasagot na kayo teachers, you have to always ask yourself. Mga dalawang beses yung tanungin yung sarili nyo. Lalo na teachers, pagdating ng Gen 8, kaunti lang yung oras nyo dito. So, kapag mga madali lang yung question, so dapat mabilis nyo yung nasasagot. Pero pag mga ganito na teachers na kailangan yung pag-isipan, okay, so dapat mga dalawang beses yung tatanungin yung sarili nyo kung final answer na ba yun. Para talagang sure na sure kayo na correct yung answer. Okay? Hindi pwedeng to minimize the need for preparation kasi very, ano naman yan. Parang kumbaga sa teacher, yung magbe-benefit dyan is yung teacher. Kaya ka lang gagamit ng visual aid para lang ma-minimize yung preparation. Mm-hmm. Eh dapat diba learner-centered, dapat laging magbe-benefit si student or si learner. Is a letter A to help convey important information from the topic. Sino yung magbe-benefit dito, teachers? Di ba si learner? Si learner po yung magbe-benefit. So si letter C, parang yung si teacher yung magbe-benefit para hindi na siya mag-prepare. Right? Hindi na siya masyadong mag-prepare. And letter D to impress the audience, hindi po yan tamang sagot dyan. Okay? And hindi yan yung primary purpose of using visual aids in a presentation. Okay? So, dapat, yung mga tips, you have to be learner-centered sa pagpili ng sagot. Minsan, or kadalasan po teachers, yung pinaka-ideal, yung pinaka-mabait na sagot dyan, yan po yung tamang sagot. But, again, yung reminder ko is, intindihin niyo po yung question. Okay? Intinding maigi yung question, intinding maigi yung tinatanong sa question. Para makuha niyo yung correct answer. And, lagi niyo pong hihimay-himayin, no? Meron kasi diyang mga options na very shallow. Hindi mo sila dapat piliin. But of course, it will always depend on the question. Okay, so let's move forward. Yan, very good. Very good po, teachers. Most of you got it correct. Okay, let's go to the next one. When delivering a persuasive message, it is essential to A, focus only on logical arguments. Letter B, use emotional appeals exclusively. Letter C, consider the needs and interests of the audience. Or letter D, use complex vocabulary and jargon. Okay, so item number first, teachers, no? Kapag po sasagot tayo sa comment section. Thank you po. Para makita natin kung sana ba kayo sumasagot. Kasi yung iba, di ba, kakapasok lang sa ating live stream. So, yung iba naman, nakakasabay. So, that is good, okay? Patuloy niyo lang yung teachers. Ayan. Good evening, Ma'am Rodeline, Ma'am Jean. Ma'am Cha, okay, may mga bagong dating sa ating live stream. Good evening, everyone. It's good na sinishare po ninyo yung mga ganitong klase ng yung mga public online review natin. Kasi, of course, hindi lang naman natin gustong tayo lang yung makapasa, di ba? But we want also yung mga classmates natin, yung mga colleagues natin na makapasa din sila sa March 2024 let. So, dapat ay magtulungan po tayo. Okay? Alright. So, when delivering a persuasive message, it is essential to A, focus on logical arguments. Focus on logical arguments lang ba? Okay. Logos lang yan, no? Use emotional appeals exclusively.
Mm-hmm. Letter B ba? So, most of you teachers dito sagot ay letter C. Letter D, use complex vocabulary and jargon. Complex vocabulary. Kailangan ba complex yung vocabulary and jargon kapag gusto mong mag-deliver ng persuasive message? Baka hindi ka niyan ma-persuade, di ba? Kapag yung mga ginamit mong terms, mga complex, hindi mo naman maintindihan, di ba? Hindi ka naman familiar. So, baka imbis ma-persuade ka, sumakit lang yung ulo mo, teacher. So, letter D, legwak yan, cross, no? X yan sa ating option. Okay? Cross out. So, letter A, focus only. Usually kasi teachers, pag merong mga focus only on logical arguments. Mm-hmm. Use emotional appeals exclusively. Okay? Letter A, letter B, and letter D ay mali. Okay? Mali po silang tatlo because the answer here is none other than letter C. Very good, teachers. You got it right. Consider the needs and interest of the audience. Okay? Kaya nga meron tayong logos, yan. Yung logos, yung logical arguments, and yung ethos, yung credibility, di ba? And yung pathos naman, yung kinukonsider mo yung needs and interest, yung enthusiasm, no? Yung passion, yung interest of the audience. Okay? So, importante din yan, teachers, when delivering a persuasive message. You have to consider the needs and interest of the audience. Alright? So, very good. Most of you got it right. Let's go to the next item. Okay, item number 8. Active listening involves A, interacting the speaker to clarify points. Letter B, focusing solely on the speaker's body language. Or letter C, offering unsolicited advice during the conversation. Okay, so what is your answer here? Sige, pag-isipan niyo teachers, ano ba yung answer dito? Sa active listening, ano ba yung involved when it comes to active listening? Okay, so sabi ni Ma'am Than, ni Sir Nell, ni Ma'am Dahlia, ni Ma'am Cha, ni Ma'am Sarah, and ni Sir Darwin, ni Ma'am Rodeline. Okay, sabi nila ay letter. Ayan, si Ma'am Dahlia lang yung A. Si, yes, the rest, letter D. Let's see, ano kaya yung tamang sagot dito? Alright, so let's reveal. Active listening ba involves interacting to the speaker to clarify points? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Question mark. Letter B, focusing solely on the speaker's body language. Active listening? Mm-hmm. Question mark din, no? Parang mali. Letter C, offering unsolicited advice during the conversation. E-teachers, diba, listening kasi, active listening kasi yung ano natin, yung pinag-uusapan natin dito. So, you have to focus on that. Consider nyo yung A, B, and C, parang hindi siya nakafocus sa active listening, no? Or hindi yung, hindi siya angkla dun sa active listening na hinahanap. Okay? So, hindi po tama yung A, B, and C. The answer here, teachers, ay letter D. You have to pay full attention. Kasi, di ba, active listening. So, you have to focus.
give your full your full attention and providing feedback afterwards. Okay, so yan po yung involve when it comes to active listening. So the answer is none other than letter D. Yan. Very good. To those who got it right, it's very good. To those who did not, that is okay. Okay, so next time, pag mga ganitong question, so at least teachers, alam nyo na kung paano siya sasagutin. Okay, next item. What is the primary purpose of feedback in the communication process? What is the primary purpose of feedback in the communication process? Is it A, to ensure message transmission? Letter B, to evaluate the effectiveness of the communication? Letter C, to establish power dynamics within the organization? Or letter D, to interrupt the flow of communication? All right, so your answers, most of you answered letter B. Ano ba yung purpose ng feedback in the communication process? Okay, so is it A ba, teachers, just to ensure message transmission, para ma-make sure mo lang na i-transmit mo yung message successfully. Mm-hmm. Question mark, no? Letter B, to evaluate the effectiveness of the communication. Parang tama, no? Parang tama si letter B. Letter C, to establish power dynamics within the organization. Mm-hmm. Let's see, no? Yung letter C. Letter D, to interrupt the flow of communication. To interrupt, is that the primary purpose of feedback in the communication process? Okay. The answer here, teachers, ay letter B, okay? To evaluate the effectiveness of communication. Kaya nga tayo, di ba teachers, merong feedback in the communication process. Para makita mo, ano ba, effective ba yung, ano, yung communication po, yung naging communication or not? Ano ba yung feedback niya? So it will depend, di ba? Kung ano yung naging feedback, doon mo ma-evaluate kung successful ba, effective ba yung naging communication or not. So, di ba sabi natin teachers, iba-iba naman yung ways ng pag-express ng feedback. It could be verbal, it could be through body gestures or facial expression, pwede ding silence. Even silence is a kind of feedback. So, yun yung mga bagay na masasabi mo ano ba, naging effective ba yung communication process or not, okay? Through those feedbacks. So, most of you sinagot ay letter B. So, congratulations, you got it. Correct. So, ganun dapat kay teacher sasagot, no? You have to really understand ano yung question and ano yung hinihingi sa question. Now, let's go to item number 10. Which of the following is an example of non-verbal communication? So, ano yung example ng non-verbal communication? Is it a written report? Letter B, phone call? Letter C, facial expression, or letter D, email.
Okay, non-verbal po yung hinahanap natin dyan. So, yung sagot nyo ay letter C. Sige. Let's see if your answers are correct. So, teachers? Communication. A ba, written report? Ano ba yung written report, teachers? Yung written sa? Pwede siyang pumasok sa visual or written, di ba? Written report, printed, or yung composed text. Kasi pag sinabi nating visual or written report, or written, I mean, no? Nandyan yung images, yung signs, symbols, or text. So, papasok yan po dyan. So, yung phone call naman, teachers, that is verbal, di ba? Verbal po yan, papasok. Yung ano naman, yung email, papasok din po siya sa visual or written. Okay? Visual or written. So, teachers, the answer here ay walang iba kundi letter C, facial expression. Okay? Yung facial expression that is non-verbal. Yung mga body language, facial expression, gestures, right? Those are non-verbal. Okay? Papasok siya sa non-verbal. By the way, teachers, yung verbal, non-verbal, visuals, written. Yan po yung mga modes of communication. Okay? Modes of communication. Pag sinabing visual or written, papasok yung images, signs, symbols, or text. Okay po? So, kindly take note of that. Okay. Phone call, verbal. And email, papasok po siya sa visual or written. Very good. Most of you got it. We got it correct. Yeah. Okay. Very good, teachers. Now let's go to the next item. What is the purpose of a SWOT analysis in strategic communication? Okay. So, ano yung purpose of a SWOT analysis in strategic communication? Is it A, to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats? Letter B, to evaluate the financial performance of a company. Letter C, to create an organizational chart. Or letter D, to determine marketing strategies and tactics. Okay. Yan, si Ma'am Rodeline, letter A. Si Ma'am Roslyn, letter A. I mean, si Sir Darwin, letter A din. Si Ma'am Cha. Si Ma'am Joy, si Ma'am Dahlia, and si Ma'am Anna. Si Ma'am Tha, letter A. Okay, most of you answered letter A. Let's see if your answers are correct. Okay. Sir Michael, letter A din. Sige. Ano ba yung purpose of a SWOT analysis in strategic communication? That is letter A. And pag sinabi din natin SWOT, okay, teachers, yan nga, strengths with, it stands for strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And the purpose of SWOT, of course, to identify ano ba yung mga strengths, weaknesses, opportunities, and threats.
Okay, hindi yan letter B, teachers. So, evaluate the financial performance of a company. Mm-hmm. Letter C, to create an organizational chart. Letter D, to determine marketing strategies and tactics. So, hindi sila yung purpose ng SWOT analysis. Okay? The answer is letter A. Congratulations! Most of you got it correct. Okay, item number 12. What is the primary purpose of a cover letter? What is the primary purpose of a cover letter? Is it A, to provide a detailed summary of qualifications? Letter B, to request an interview with the employer? Letter C, to express gratitude for the opportunity? Or letter D, to introduce oneself and explain the purpose of the document? Okay. Sige, parang iba-iba yung sagot niyo dito. Okay, merong letter D, merong letter A, may letter C, may letter A, may letter A. Okay, let's see, no? Kasi iba-iba yung sagot nyo. All right. So teachers, what is the primary purpose of cover letter? Let's reveal the answer. The answer is letter D. Okay? To introduce oneself and explain what is the purpose of the document. Okay? So teachers, pag sinabi natin yung letter A, to provide a detailed summary of your qualification or your the detailed view of your profile, that is curriculum vitae. Okay? Curriculum vitae. So, yan po yung teachers, yung letter A, that is CV. So, I think naman, yung iba sa inyo dito, nakatry ng makagawa na CV. Most of the time, yan na yung hinihingi ngayon, no? Bihira na lang yung, or depende, di ba? Depende. Humihingi pa din yung iba ng resume. So, yung resume naman, that is, yes, that is another formal document na naka-itemize po teachers. No? Naka-itemize. So, yung mga gumagawa ng resume, syempre, lahat naman tayo, I guess, di ba? Hindi naman tayo nag-graduate, hindi tayo gumawa ng CV or resume. And then, teachers, pag sinabing curriculum vitae, much, kumbaga, mas comprehensive lang yung curriculum vitae kesa sa resume. Okay? And yung curriculum vitae, usually, 2 or more pages po siya. Okay? 2 or more pages. And, that is, yes, 2 or more pages, and that is the detailed view of your profile. Alright? So, yan yung pagkakaiba ng resume and curriculum vitae. So, sana na-take note nyo po yung teachers. And teachers, pag sinabi naman po natin, cover letter, okay, ang primary purpose po niyan is for you to introduce oneself and explain the purpose of the document. So parang yung ano nga, yung cover letter, halos parang may similarity siya, di ba? Sa application,
letter. So ngayon, yung tawag na natin is cover letter. Usually, pag hiningan ka ng resume or curriculum vitae or yung CV mo, usually meron niyang naka-accompany na cover letter for you to introduce yourself and explain ano ba yung purpose ng ng document na yon. Okay po. So that is letter D. Okay, let's move forward. Item number 13. It is defined as the process of creating, sending, receiving, and analyzing messages to large audiences via verbal and written media. Ano yung tawag natin dito, teachers? Is it A, international communication? Letter B, globalization? C, communication? Or letter D, mass communication? Actually, teachers, yung purposive communication, mahaba yung marami yung mga concepts. Maraming mga concepts under purposive communication. Okay, so nagkaroon tayo ng subject na yan. I think for new curriculum na yung purposive com, I don't know if yung old curriculum, meron silang purposive com, no? Sino po ba dito yung mga belong sa old curriculum? Meron din po ba kayong purposive com during your time? Or pang new curriculum na ba yung ano? Yung purposive com? Okay. Sige, sabi nyo ay letter D. Most of you answered letter D. How about yung iba? So later, kapag kinaya pa ng oras natin, no, yung mga ibang mga concepts, ibibigay ko din para at least meron kayong additional knowledge. Okay, so it is defined as the process of creating, sending, receiving, and analyzing messages to large, okay? So, pwede niyong gamitin yung large as one of the keyword or context clue, okay? Messages to large audiences via verbal and written media. So, is that international communication? May pinag-uusapan ba tayo dyan na related to international communication? Aha, so wala, no? Wala naman tayong pinag-uusapan related to international communication. Letter B, globalization. Mm-hmm. Meron ba siyang something about globalization? Or communication in general? Aha, hindi siya specifically yung communication, no? How about letter D, mass comm or mass communication? Yan halos yung sagot nyo for this item. And, of course, dahil nakita nyo large audiences, the answer here is, of course, letter D, mass communication. Kasi mass is equivalent to large. Okay? So, dapat teachers yung vocabulary knowledge ninyo. Laging nandyan yan. So, dapat nag-work yan, teachers, lalong-lalo na kapag hindi kayo familiar sa question. So, dapat gamitan nyo ng mga ganong technique. Okay po? So, you have to identify first. Look for the context clue. Ano ba yung pwede nyo magamit na context clue sa question, no, sa STEM? Hanapin nyo yan, teachers, para matulungan kayo na mahanap yung correct answer. So, hindi naman yan international communication. At hindi din globalization, not communication in general, but that is mass communication to large audiences via verbal and written media. That is letter D. Okay, very good. Most of you got it correct. Now let's go to item number 14.
the process by which human acquire the capacity to perceive and comprehend language, as well as to produce and use words and sentences to communicate, is blank. Is it A, communication? Is it B, phonology? Letter C, language acquisition? Or letter D, phonemic awareness? Okay, so what is your answer here? Sige, try nyo, teachers. Okay. Most of you answered letter C. Alright, sige. So I think nakikita niyo na yung mga techniques, no? Paano ba sinasagutan niya, teacher? Especially if you're not familiar sa concept na hinahanap dyan. But again, the answer is there in the question itself. Hahanapin niyo na lang siya dyan, teacher, sa options. Kasi again, meron dyan mga context clues that will help you locate which is the correct answer. Okay, so again, the question is, this is the process by which human acquire, okay, which human acquire the capacity to perceive and comprehend language, as well as to produce and use words and sentences, to communicate is blank. Is that communication in general? Mm-hmm. Hindi, no? Phonology ba yan, teachers? Hindi din. Is that phonemic awareness? Meron ba siyang nabanggit? Or meron ba yung touch ng phonemic awareness? Yung hinihingi sa question? Wala po, okay? So, teachers, that is language. Language acquisition. Kita nyo naman, di ba? Yung clue, the process by which human acquire. Acquisition, acquire the capacity to perceive and comprehend language, as well as to produce and use words and sentences to communicate. And that is language acquisition. Okay? So, yan. Very good. Most of you got it correct. Okay. Very good, teachers. Kumusta? Out of 14, ilan na ba yung score nyo so far? Ano ba kayo dyan? Nagmo-monitor ba kayo? If you're comfortable, free to share your score sa ating comment section, no? If you're comfortable, you may share your score sa ating comment section. Out of 14, ilan na ba yung nakuha nyo? Okay, and then of course, teachers, if meron man kayong mga mistakes, that is okay. On the actualet, hindi po kayo pwede nang magkamali kapag na-encounter niyo yung question na yon, okay? Dapat ay pag nakita niyo na yung concept na na-discuss na natin at nagkamali kayo doon, so dapat on the day of the let or the actual board exam, dapat ay correct na po yung sagot ninyo. Okay, sige. Okay, wow, si Ma'am Sarah, one mistake only. From item number 5, that is okay, ma'am. No, at least na mo-monitor niyo yung progress niyo. Bakit importante, teachers, na mo-monitor niyo yung progress niyo? Kasi, teachers, doon niyo malalaman kung saan pa po kayo mas kailangang mag-aral. Okay? Yan yung lagi kong reminder sa ating mga teachers, yung mga teachers natin from the previous season. So, sabi ko, lagi niyo pong tatandaan kung saan kayo nahihirapan para the next days, 'di ba? Lalo na ngayon na mag-Christmas break, 'di ba? Yung iba may work, pero yung iba naman naka-focus lang sa review.
So, yung iba nag-aaral. So, at least po, teachers, kapag alam nyo kung saan kayo nahihirapan, mas may chance kayong makapag-focus doon sa mga parts na yon, okay, sa mga concepts na yon. And again, yung mga notes ninyo, teachers, please don't forget, pag-aralan po ninyo yon, okay? Yung mga notes ninyo, hindi lang yan one time po tayong magre-review, no? Hindi pwedeng nag-drills tayo for tonight and then the other days, hindi nyo na babalikan po yung mga concepts na na-discuss natin. So, dapat ma-master nyo yun paulit-ulit. Kahit pag paikot-ikutin man po yan ng PRC, pagdating ng actual board exam, still, makukuha at makukuha nyo pa din yung correct answer. Okay? Ayan, si Ma'am Rodeline din, one mistake. Okay, okay lang yan, ma'am. Basta, importante ay namomonitor niyo yung progress niyo. And one mistake, grabe teachers, di ba? Nagre-review pa lang tayo, pero one mistake lang po yung, isang mistake lang yung na-commit niyo. So, that's still very good. Okay, so let's proceed. Yan, very good po. So, yung iba, I think hindi comfortable na mag-share ng scores nila, but upon di ba? Upon checking our comment section, most of you naman ay nakakakuha ng correct answer. So, very good teachers. I-continue lang po natin yan, no? Okay, let's proceed to the next item. Item number 15. What is the process of looking at the series or at the series of written symbols and getting meaning from them? Is it A, listening? Is it B, reading? Or is it C, writing? Or letter D, viewing? Okay, sige. So, what is the process of looking at a series of written symbols and getting meaning from them? Okay, so nagkakaiba-iba kayo ng sagot dito, teacher. Sige nga. Merong letter B, meron letter D. Okay, sabi ni Ma'am Lorwin B. Sabi ni Ma'am Sarah, letter B. Okay, sige. Si Ma'am Jane, letter D. Si Ma'am Cha, letter D din. How about yung iba? Let's see if your answers are correct. Alright, so, yan. B and D yung kadalasang sagot. Sige nga, no? Tingnan natin. Ano kaya yung answer dito? Okay, let's reveal the answer na ba? The process of looking at a series. Looking at. Okay? Clue term. Looking at a series of written symbols and getting meaning from them. That is? Okay, that is
Letter B, okay? The answer, teachers, is reading. Hindi siya viewing, okay? Hindi siya viewing. Again, looking at the series of written symbols and getting meaning from them. So, yung clue dyan, ayan. Hindi yan viewing, teachers, ha? Dahil ba sa look? Sa look ba? So, medyo nalito tayo dun sa looking, no? But the answer here is reading. Okay? Reading is the answer for this item. Yan, very good. Still, marami naman yung nakakuha ng correct answer. And kung nagkamali man kayo, teachers, again, that is okay. At least by now, as early as December, diba, nakikita na natin kung ano ba yung mga items na mahirap, ano ba yung mga concepts na mahirap para sa akin, and ano ba yung mga mas kailangan ko pang pag-aralan. Okay? So yung purposive com, teachers, talagang may mga lumalabas na items dyan. Okay? Kasi yung ano is 150 items. So teachers, dapat pag sumasagot kayo ng prof, I mean, gen ed, yung mga easy questions, nakakapag-save kayo doon ng time. Bakit? Kasi doon sa mga mahirap na question naman, doon kayo parang mag-aalat, 'di ba? Mas magbibigay kayo doon ng oras. But again, dapat matapos niyo yung oras. Matatapos yung oras na tapos niyo po yung lahat ng items. Okay? And sure na sure kayo na pinag-isipan niyo yung maigi and tama yung mga sagot niyo doon. Okay? Yung mahirap, teachers, 'di ba, gen ed. So yung gen ed, kaya pa? So, mahirap talaga yung majorship, no? Mahirap yung majorship. Lahat naman sila mahirap. Kaya nga, teachers, kailangan na balance eh. So, you have to really give your time. Bigay niyo yung oras niyo, no? Ibigay niyo yung same amount of effort sa tatlong yon. So, gen ed, prof ed, and majorship. Dahil po, yung majorship talagang mahirap siya. Kung hindi kayo, lalong-lalo na ha, kung hindi po ninyo yun na pagtuunan ng pansin. So, dapat balance lang. Dapat as early as now, marami na kayong napag-aaralan sa gen ed. Marami na kayong napag-aaralan sa prof ed. And, same amount sa majorship. Okay? Kasi yung majorship, minsan kahit pasado yung gen ed, prof ed mo, but if you fail, pagdating sa majorship, dun lang teachers. Diba, sayang? So, please, please, as early as now, ako English major, ako teacher, so dapat as early as now, magbasa-basa na kayo, mas marami na yung alam nyo pagdating sa mga text, diba? Kasi maraming mga text dyan, kung English major ka. So, sa math, science, ano ba? Social studies, and yung iba pang mga majors. So, pare-pareho yan, teachers, mga mahirap naman lahat ng majorship, okay, ng mga majors natin. Wala namang nakakalamang dyan yung madali lang na major. So lahat yan ay kailangang pagbigyan niyo ng oras para sure na sure kayo na maipapasa niyo siya. And please, teachers, pakiusap ko sa inyo, huwag na huwag po kayong tsatsamba, no, sa actualet, kasi yun yung no-no talaga. Never kong ginawa on the day of the licensure examination. So, hindi ako tsumamba kahit sa mat, kunyari lang ako na nagsosolve-solve. Pero, kahit na nahihirapan na ako, so, yung malapit na lang yung sinagot ko, no? Pero, I think naman, yung iba sa inyo magagaling naman sa mat. So, hopefully, no? Kasi sa time namin, teachers, yung lumabas lang na mat, ano, questions, 8 items lang siguro yun. So, syempre, thank you, Lord, dun sa mga mahirap, diba, nahihirapan sa mathematics. So, blessing yon na nakaunti lang yung items pagdating sa mathematics. Okay, so, teachers, continue na tayo. Yan, kinakabahan na ba kayo? O naman, si Mom MJ, pinakaba kami. But that is okay. Yan yung reality, teachers.
at least ngayon pa lang, 'di ba? Alam niyo na kasi teachers yung labanan po pagdating ng let or licensure examination, yung actual board exam. Hindi lang po 'yan padamihan ng alam. Hindi 'yan dahil master mo na halos lahat ng concepts, then siguradong papasa ka na at magta-top ka na. But teachers, may mga technical ano pa tayo diyan. So yung shading niyo, paano kung nagkamali kayo mag-shade? Paano kung nagkaroon ng error, 'di ba? So teachers, kailangan lahat 'yun ay prepared kayo. Dapat yung pina-practice niyo hindi lang po yung mga concepts, no? But bigyan niyo din 'yan ng mga 2% na pa-practicein din niyo yung pag-shade niyo and then yung iba pang mga aspects, 'di ba, sa pag-take ng board exam para sure na sure kayo na maipapasa niyo at maitatop niyo yung licensure examination, okay? So let's move forward. 16. It is the means by which the message is conveyed. Is it A, channel? Letter B, message? Letter C, barriers? Or letter D, feedback? Kasi teachers, bakit ko yun sinasabi sa inyo? Kasi marami po akong kilala or mga nakapagkwento na, ma'am, hindi ako nakapasa kasi nagkamali po ako sa pag-shade, nag-erase po ako, hindi po ako nakapasa kasi yung mga technical aspects hindi niya na-consider. Hindi niya yun na-practice, hindi niya na-consider yun. Okay, so teachers, meron pa din yung, kumbaga, something na meron tayong realization sa ganung bagay. So dapat ay yung proper shading. Kagaya ng yung sina, dapat sigurado na kayo sa sagot niyo kapag sumasagot kayo sa kapag sasagot kayo sa actual board. So, dapat 100% sure na ako na ito na yung sagot ko. Hindi na ako magpapalit ng sagot. Hindi ako mag-erase. Pero sabi nila, teachers, okay lang naman daw mag-erase. Pero again, that is risky. Okay, risky po ang pag-erase. Kaya as much as possible, please, yung sagot nyo dapat ay final na. Okay? On the day of the let. Kasi ako teacher noon, kasi ako ng teachers, dapat meron pa akong 3 items na tama sa general education, pero naging impulsive ako, medyo nagmadali ako noon, na-excite ako. So feeling ko tama na yung sagot, sinagot ko, yung na-shadean ko, tama na siya. Pero mali pala, no? Mali pala yung na-shadean ko. Pero alam ko yung sagot, yung tamang sagot. So sa excitement, 'di ba, sa pagmamadali, so mali yung na-shadean ko. Sayang, right? Sayang siya. Sayang na sayang. But again, okay lang 'yon. Naka 90% pa naman ako sa GenEd. So, okay lang. 'Di ba? Pero mas higher sana if nakuha ko yung or natama ko lang yung pag-shade sa ano, sa Scantron. Okay? Now, teachers, for this item, it is the means by which the message is conveyed or conveyed, that is letter A. Yan, wala nang magkakamali dyan, teachers, ha? Kasi diniscuss ko na yung kanina, okay? So, pag sinabing means, mode, ano pa ba? Medium, that is channel, okay? Channel. Hindi yan message, teachers, hindi din yan barriers, at hindi din siya feedback. So yung barriers pa ding ang tanong siya is ano ba yung hindi? This is ano, itong yung parang hindrance, 'di ba, sa communication, ano yung mga difficulties. So pwedeng barrier yung sagot. Okay? So in this item, the means by which the message is conveyed is channel. Very good, you got it right. Most of you got it right. Let's continue. Item number 17. It refers to a person's native language, that is, a language learned from birth.
Is it A, second language? Letter B, dialect? Letter C, mother tongue? Or letter D, vernacular? Anong tawag natin dyan? Ayan, sabi ni Ma'am, ayan, si Sir Darwin, letter C, mother tongue. Ma'am Sarah and Ma'am Roslyn, yan si Ma'am Rodeline din, same. Letter C, mother tongue. Yan si Ma'am Cha, letter C din. Let's see, no? Ano kaya yung correct answer dito? Teachers, tingnan nyo. Native language. Ano yung native language natin? Which is the language that we learn from birth. That is what? Maraming clue dito, no? Kapag hindi mo alam, hanapan mo. Hanapan mo ng clue. Kasi nandyan lang din naman yung sagot niyan. Native language, language learned through, language learned from birth, that is none other than what? Yeah, si Ma'am Sarah, yes, si Ma'am Cha. Yan. And the rest of our teachers here, wala namang ibang sagot kundi ay letter. Letter C, that is mother tongue. Diba? Mother tongue. Kaya nga mother, native, na native, mother, learn from birth, mother tongue. Okay? So, that is letter C. Very good, teachers. Let's move forward. Ay, naulit yung 70, no? Okay, tingnan natin to. A reading technique that refers to the process of reading only main ideas within a passage to get an overall impression or impression of the content of a reading selection. Is it A, extensive reading? Letter B, intensive reading? Letter C, scanning? Letter D, skimming? Yes, tama si Ma'am Sarah. Kung sa Filipino, inang wika. Okay. Ano ba yung mother tongue nyo, teacher? San ba yung mga lugar ninyo? Parang diverse tayo dito, no? Ako from Bicol. How about you? I think halos sa inyo coming from sa part ng Bisaya, no?
Okay, hello teachers. I'm back. Nawala yung screen ko kanina. Okay, and I think hindi niyo ako narinig, no? Okay, so nakita ko dito teachers na diverse nga tayo, no? Galing tayo sa iba't ibang lugar. Ako from Bicol, yan si Sir Darwin from Bicol din, and si Ma'am Sarah from Mindanao. From Iloilo si Ma'am Joy. And yan, sa iba't iba pa nating teachers na galing sa iba't ibang part ng Pilipinas. Okay, sige. So teachers, let's have our answer for number 17. A reading technique that refers to the process of reading only main ideas within a passage to get an overall impression of the content of the reading selection. That is skimming. Okay? Skimming po teachers kapag kukunin mo lang yung overall impression or yung general overview. Okay? Yung overview lang po. Okay? That is the process of reading only main ideas within a passage. Kindly take note of the teachers, skimming. Okay, skimming po yung kung kukunin mo lang yung main ideas and yung overall impression or the general overview. Ayan si Ma'am Janice from Eastern Samar. Medyo malapit lang yan ma'am dito, no? Although, syempre, hindi pa naman nakapunta dyan, pero sabi nila parang malapit lang yung Samar sa Bicol region. So, ayan. Hello po sa inyong lahat. Sana lagi tayong magkikita-kita, no, sa mga reviews natin in the future. In the future, parang hindi maganda yung in the future. Parang next ano na lang, next year, 'di ba? Ano na, December na ngayon. So, this January until hanggang sa March. And of course, kasama yung iba pang lectures natin. Okay? So, yung mga gusto teachers mag-enroll no sa private online review, just message our Facebook page. Sa mga interesado, para teachers, ma-access nyo din, magkaroon kayo ng access sa mga mas deeper, yung mas maraming, perks kapag naka-private online review kayo. Okay? Kasi yung pag, syempre, pag public online review, iba din naman yon. And iba din yung sa private online review. Okay? Sige. Yeah, to get, so pag ano teachers is skimming, just to get a general overview. Now let's have item number 18, a reading technique to be used when you want to find specific information quickly. Is that skimming? Letter B, extensive reading. C, scanning. Letter D, intensive reading. Kapag gusto mo lang hanapin yung specific information, ano yung tawag natin doon teachers? Ano yan? Skimming, extensive reading, scanning, or intensive reading? Okay, so kung kanina, kinukuha yung main ideas, and yung general overview, okay? Ito naman, teachers, is reading technique siya kung saan kinukuha mo lang yung specific information. So, ang tawag natin po dyan ay, sabi nyo letter C. Sige, let's see kung tama yung sagot nyo. Is letter C correct? Very good. That is scanning. Scanning po kapag hahanapin nyo lang yung specific facts or specific information. Kindly take note of this, teachers. Please don't interchange skimming, no?
Wag na wag. Wag na wag malilito sa skimming and scanning. Iba po yan. So, kung tanungin man yan sa actual board exam, kabisadong-kabisado nyo kung ano yung skimming and ano po yung scanning. Skimming, main ideas to get the general overview, while scanning is to find specific information only. Okay? Item number 19. The term used to describe a group of people who share the same language, speech characteristics, and ways of interpreting communication. Is it A, speech community? Letter B, language community? Letter C, discourse community? Or letter D, speech community? Okay, so the answer here is, yan, letter C. Okay, letter B, si Ma'am Cha. Okay, the term used to describe a group of people who share the same language, speech characteristics, and ways of interpreting communication. Okay, ano yung tawag natin po dito, teachers, who share the same language, speech characteristics, and ways of interpreting communication? So, sabi ni Ma'am Cha, letter B. How about yung iba po? Speech community ba yan, teachers? Language community, discourse community, or speech network? Okay, the answer here is letter A. That is speech community po. Okay, the term used to describe a group of people who share the same language, speech characteristics, and ways of interpreting communication. That is speech community. Ano naman po, teachers, yung sinasabi nating discourse community? Yan naman po yung collection of people or groups that work towards a common goal through communication. So, paano ba natin yan, teachers, madaling ma-identify kung paano natin sasabihin yung speech community or kung speech community or discourse community. So, ganito lang yan, teachers. Pag speech community, usually yan yung mga, di ba sabi dyan, group of people who share the same language. Usually, teachers, yan yung mga neighbors nyo, di ba? Yung mga malapit lang. Okay? Yan yung mga nakakausap nyo dyan. Pag discourse community naman po, yan naman po yung usually yung, let's say, for example, sa school, sa academics, di ba? Sa trabaho. Yan naman po yung mga nakakausap nyo dyan kapag tinatawag nating discourse community. That is a collection of people or groups that work towards a common goal through communication. So, that is for discourse community. Okay, so I hope that's clear, teachers. Item number 19. Let's go to the next one, 20.
It refers to interaction with people from diverse cultures. Is it A, intercultural communication? Letter B, international communication? Letter C, global communication? Or letter D, intracultural communication? Okay. Anong tawag natin dito, teachers? Interaction with people from diverse cultures. Okay, sabi ni Sir Darwin, letter A, intercultural communication. How about the others? Yan, si Sir, ayan, si Ma'am Sarah, letter A din. How about the rest? Si Ma'am Cha, letter A. Okay, si Ma'am Janice, si Ma'am Rodeline, letter A din. Okay, interaction with people from diverse culture, that is letter A, intercultural communication. Okay? Very good. You got it right, teachers. Hindi naman yun international communication, no? Global communication or intracultural communication. So, pag sinabi natin interaction with people from diverse cultures, that is intercultural communication. Okay, very good. You got it right. Let's continue. 21. Refers to the appropriate language you use when speaking in various social situations. So what do we call this? Is it a intimate register? Letter B, consultative register. C, casual register. Letter D, language register. What is your answer here, teachers? Okay, so sabi ni Ma'am Sarah, letter D. Appropriate language you use when speaking in various social situations. So what do we call this one? This is? Okay, so teachers, ito pwede nyo itong gamitan ng technique. If you are really familiar with the concept, pwede nyo yung gamitan ng technique, no? So, let me see. Ano kaya yung technique na ginamit ninyo dito, teachers? Aside from you also knowing the correct answer, may technique ba kayong ginamit para makuha nyo yung correct answer dito? Okay, si Ma'am Janice, letter C. Si Ma'am Rodeline, letter D. Okay, so the answer here, teachers, walang iba kundi I letter, the language register. Pag sinabi nating language register, this is, ano, teachers, the appropriate language you use when speaking in various social, social situations. And teachers,
yung intimate register, consultative register, and casual register that is already under language register, okay? So, mga language registers po yan, teachers. And if you're not familiar with these, yes, with these registers, let's discuss this quickly, okay? Okay, so yan, meron tayong iba't ibang language registers. Let's start with the first one. The first one is the frozen. Pag sinabi natin, teachers, frozen language that never changes. Never changes, okay? Hindi nagbabago. Ano po yung mga examples yun, teachers? Yan, wedding vows, Miranda rights, and kahit teachers, yung prayer. Diba? Yung Our Father, never change. Hindi nagbabago, okay? Kaya teachers, yung pag sinabi nating frozen, hindi po nagbabago. So, yung Miranda rights, yun pa din naman yun. Okay? Yung formal, the standard English. Let's say, for example, yung speeches, yung school lessons, di ba? Formal. It uses the standard English. So, that is another type of register. And then, teachers, yung consultative register naman po, that is the less formal, standard English. Let's say, for example, yung newscasting or yung employee to employer. Okay? Yung example niya, let's say, for example, sabihin mo, yung consultative, pwedeng papasok dyan yung sasabihin mo, looking forward to chu-chu-chu, blah, 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 di ba? Consultative. And get dyan sa formal naman. Sa formal naman, teachers, yung example niyan. Di ba kasi gumagamit ka ng standard English. Let's say, for example, yung please accept. Di ba? Please accept and etc. And then, yan sa consultative or sa less formal standard English naman. Yung example niyan is yung sasabihin mong I appreciate, etc. And then yung, let's say for example, yung I'm looking forward to chu-chu-chu, blah, blah, blah. Diba? And then yan yung sa newscasting, yung employee to employer conversation. So, those are examples of consultative register. Sa casual naman, yung language naman yan, between friends. Okay? Language among friends. So, dyan naman teachers, a loose sentence structure. Okay? Let's say, for example, pag sinabi nating, ano ba yung mga language between friends or, yes, among friends? Let's say, yung WhatsApp, diba? WhatsApp. So, that is a casual register. Okay? That is an example. And then, yung intimate naman, that is the language between lovers or other close family and friends. So, ano yung mga example niyan? Yung pet names, inside jokes, di ba? Yung parang, pag sinabi kasing intimate, let's say, for example, sabihin mo sa nanay mo, Nay, chararat ba ako? So, parang ganyan, di ba? Parang medyo ano lang, medyo, tawag dyan, usually may encounter mo yan sa mga magnanay sa loob ng bahay, di ba? Language between other close family and friends or sa family mo. So, yun yung mga examples niyan. Okay? So, that is for language registers. Now, teachers, ano naman po yung next one? Okay? Ano naman yung next question natin? By the way, teachers, kindly take note of these, no? Yung mga registers and please master them. Ano ba pag sinabi nating frozen? Hindi yan nagbabago. Pag formal, it uses the standard English. Consultative, the less formal standard English and casual, language between friends. Intimate, language between lovers or other close family and friends. Okay? So, I hope this is clear.
Okay, so let's move forward. 22. This model of communication emphasizes a multi-layered feedback system for all parties involved and recognizes that anyone can be sender and the receiver at the same time. Okay, anong tawag natin sa model of communication? It emphasizes a multi-layered feedback system for all parties involved and recognizes that anyone can be a sender and the receiver at the same time. Okay? Anong tawag natin dyan, teachers? Okay, anong tawag natin for this model? Sige, kung hindi nyo alam, at least try. Try nyo, teachers, no? Medyo madami talagang concepts under purposive communication. Okay, so meron na tayo dito si Ma'am Janice, sabi niya ay letter D. Letter D ba yung sagot dito? Okay, the answer is letter B, okay? The correct answer here is letter B, Barnland's transactional model. So sa transactional model teachers, this is a multi-layered feedback system. Bakit? Kasi either pwedeng maging sender and receiver at the same time. Okay? Yung taong involved doon, pwede silang maging sender or receiver. Both of them can be a sender and a receiver. Okay? So that is Barnland. So yung Dance Helical model, medyo ano yan? Medyo complicated yan, no? Medyo complex yung Dance Helical model. And yung last Wells naman, now let's go to item number 23. Which of the following is a characteristic of effective using excessive technical jargon? B, sending lengthy and unorganized messages. C, including a clear and concise subject line. Or letter D, ignoring grammar and spelling mistakes. Sige, try this item, teachers. Which of the following is a characteristic of effective email communication? Is it A, by using excessive technical jargon? Effective email communication. Hindi naman, no? Hindi naman kailangan na puro jargons. Okay? Is it B, sending lengthy and unorganized message? Very negative, right? Lengthy and unorganized. Letter D, ignoring grammar and spelling mistakes. So pag ano ba, pag sinabing effective email communication, dapat ba ay
kinoconsider yung spellings? Ganun ba dapat yon, teachers? So, hindi. Okay? Letter C, including a clear and concise subject line. Okay. So, letter C, that is the correct answer. Of course, kailangan it includes a clear and concise subject line. Diba? From the ano pa lang, teachers, pag tiningnan mo pa lang si letter C, you know that this is the correct answer. So, dapat malinaw and concise po yung subject line. So, that is the correct answer. Okay. Yan. Now, let's go to the next item. Okay, ilan na ba yung scores niyo, teachers? Out of 23, ilan na ba yung mistakes niyo? Or yung iba ba hindi pa nagkakamali? Or merong isang mistake, dalawang mistake? No? Okay, so very good to those who got it correct. Let's move forward. 24. Which communication barrier is related to differences in language culture? Is it A, physical barriers, B, semantic barriers, C, psychological barriers, or letter D, technological barriers? Ayan, mga barriers naman to teachers, no? Barriers sa communication. Okay. Differences in language culture. Ano yan, teachers? San kaya yan magpo-fall? Sabi ni Ma'am Roslyn, letter B. How about the rest of you? Yan, si Ma'am Rodeline din, letter B, semantic. Si Ma'am Sarah, letter B din. Okay, let's reveal the answer, no? Ano kaya yung sagot dito? That is letter B. Okay, very good. You got it right. Bakit? Bakit nga ba natin sinabing semantic barrier? So teachers, pag hindi nyo nakita si semantic barrier, kung si linguistic barrier yung nandyan, pwede nyo na din yung piliin. Bakit? Kapag sinabi po natin linguistic barrier, that is the differences in word, okay, word usage and meaning. Okay, semantic, di ba sa meaning yan? So, pag iba't iba kasi yung culture nyo, iba-iba yung culture, yung language culture nyo, so iba-iba din yung interpretation. Di ba? So, that is a barrier in communication kapag iba-iba yung kultura ang pinanggalingan. Kasi yung culture, isa yan sa mga nakaka-affect ng communication. Okay? Isa sa mga malaking bagay yung role ng culture. And culture is one sa mga nakaka-affecto sa communication. That is communication barrier. So, semantic, pag walang semantic, linguistic. Okay? Linguistic barriers. So, pag sinabing linguistic barrier, that is the differences in word usage and meaning of words na nagko-cause minsan, teachers, na confusion. Okay? Confusion kasi syempre, iba naman yung ano mo, kulturang pinanggalingan mo, at iba din naman yung pinanggalingan ng isa. So, that is a barrier. So, ano pa ba, teachers, yung ibang mga barriers of communication? So, we have the physiological barrier.
So pag sinabi natin teachers na physiological barrier, ano, naka-apekto yung, nakaka-apekto po sa communication yung person's health and fitness. Okay? Kahit po teachers yung mga senses, di ba? Let's say for example, hindi nakakakita, hindi nakakadinig, okay? Yung mga ganun, it's part of the physiological. So anything about person's health, person's body, okay? And fitness. So what happened? Anong nangyari sa body ng ano? So naaapektuhan po nun yung communication, okay? Naapektuhan yung communication. Pag sinabi naman nating psychological, it hamper ano, naapektuhan din po nun yung paano mo i-interpret, no, yung sinasabi. It includes the mood, the attitude, 'di ba, sa psychological. So papasok po 'yan diyan. Sa linguistic naman, 'di ba, na-discuss ko na po kanina that linguistic, it includes the differences when it comes to word usage and meaning of words that causes confusion. Okay? Nagko-cause ng confusion kasi iba yung pinanggalingan nyo, iba yung pag-interpret nyo sa words. Diba? So that is another barrier of communication. Next to that is, we have also cultural barrier. Okay? Parang yung linguistic and semantic, yung cultural, no? Dito teachers, pwede din yang pumasok kung walang, let's say for example, yung nasa option ay walang semantic, walang linguistic. Yun lang dyan is cultural. So, cultural, pwede nyo din yang isagot. So, sa cultural naman is yung misunderstanding of meaning caused by cultural differences between sender and the receiver. So, dahil magkaiba kayo ng culture, ito naman, very specific, no? Dahil magkaiba kayo ng culture, so nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng nagiging cause, nagiging barrier siya, yung cultural differences, para maintindihan yung meaning, okay? Yung meaning or yung message, okay? Yung message. So, cultural difference between the sender and the receiver. So, mahalaga din yung part ng mahalaga talaga yung part ng culture sa communication. Okay? And yung physical naman po teachers, of course, yung environmental factors that limits the sending and receiving of message. Let's say for example, kahit nga yung proximity, 'di ba? Kung malayo yung social distance, yung distance that could be part of physical barrier. Okay, environmental factors that limit the sending and receiving of message. All right? And then mechanical naman po, yung flow naman po 'yan or yung flow when it comes to instrument, the channel, 'di ba kapag may error, let's say for example yung ano yung channel mo? Let's say for example television, yung television mo medyo may problema yung signal. So, that is also a barrier in terms of communication. So, considered yan as mechanical barrier. Okay? Mechanical barrier. Yan. So, let's go to okay. Yes. Letter B. Yes po, letter B. Most of you got it right naman. Now let's go to the next item. Which of the following is a characteristic of effective teamwork communication? Is it A, actively listening and valuing diverse perspectives? Letter B, dominating conversations and ideas. Letter C, ignoring the contributions of team members. Or letter D, focusing solely on individual goal.
Characteristic of effective teamwork communication. Is it A, by actively listening and valuing diverse perspectives? B, dominating conversations and ideas? C, ignoring the contributions of team members? Or letter D, focusing solely on individual goal? Teamwork, teachers, okay? Another clue dyan ay teamwork, communication. Tama ba, teachers, yung dominating conversations and ideas? Parang hindi, no? Kasi yung word na dominating, parang meron siyang negative connotation. Okay? Letter C, ignoring the contributions of the team members. Negative din, no? Negative din. Ignoring? So, hindi mo i-recognize yung ano nila, yung contributions ng team members. Ignoring is also negative. Letter D, focusing solely on individual goal. Selfish, no? Napaka-selfish naman. So, ano yung sagot, teachers? The answer here is letter A. Very good. Most of you got it right. Letter A po, okay? Pag dominating conversations and ideas kasi, teachers, parang merong isa lang, di ba? Na dinodominate niya yung conversation. How about the others? So, dapat, you also give them the chance to share their ideas, right? To recognize their ideas, to listen to them. No, yun yung tamang gawin. So, the answer here is none other than letter A. Actively listening and valuing diverse perspectives. So, actively listening, to listen, di ba? And value. Pag sinabing valuing diverse perspective, you recognize their ideas. Nire-recognize mo, binibigyan mo ng appreciation, di ba? And most importantly nga po yung actively listening. Kasi, teachers, hindi magiging effective yung communication kapag meron lamang effective teamwork communication kapag isa lang, di ba, yung nagdo-dominate ng conversation. So, hindi yun magiging effective. Okay, so be mindful. Pagdating sa ganito, teachers, na question, di ba, nakita nyo mostly, merong mga negative, ano kasi, merong mga option na merong negative connotation. Or medyo negative sila, kagaya ng dominating, ignoring, focusing solely. Pag sinabing focusing solely, only on individual goal, di ba? So, it's selfish. So, negative din siya. Kaya walang iba, yung sagot dyan ay letter A. Kasi yung effective teamwork communication, that is positive. So, you have to look for the positive as well. Okay? Ganun po dapat siya. But okay lang kasi marami naman yung nakuha ng correct answer sa inyo. Very good. Let's go to item number 26. What is the primary purpose of meeting agenda? Ano ba yung primary purpose of meeting agenda? Is it A, to keep track of attendees, attendance? Letter B, to distribute relevant documents? C, to outline the topics and objectives to be discussed? Or letter D, to assign blame for any issues or failures. Ano yung primary purpose ng meeting agenda? Tingnan niyo, no, mga meeting agenda kasali pa sa purposive com. So purposive com is really ano, complex, okay? Complex yung subject na purposive com, marami diyang concepts na involved. Pero yung maganda naman sa purposive com, teachers, kasi medyo hindi naman madali, okay? Kasi nga again, wala namang
Wala namang madali. Huwag niyong i-treat ang mga bagay-bagay as madali. Bigyan niyo sila ng equal ano treatment na mahirap sila para mapagtuunan niyo ng pansin, 'di ba? Sabi ko nga balance, dapat lahat sila may weight, equal weight. So Gen Ed, Prof Ed and Majorship, so dapat pantay-pantay yung treatment niyo sa kanila, walang madali, walang mahirap. Okay? Para mapag-aralan yung maigi po ang mga concepts na included sa mga subjects na yon. Okay? So 26, what is the primary purpose? Sabi ni Ma'am Rodeline, letter C, to outline the topics and objectives to be discussed. How about the rest? Ano yung sagot niyo, teachers? Okay, si Ma'am Sarah, letter C, Dexter, Ma'am Reza, and then si Ma'am Janice, Sir Jolliben, and then the rest of you, letter C po yung sagot. Okay, so yung primary purpose of meeting agenda is none other than letter C. Hindi lang po yan to keep track of, hindi yan, yung meeting agenda kasi, no, iba din naman yung to keep track of attendees' attendance. No, hindi yan, meeting agenda. To distribute relevant documents? No. Letter D, to assign blame for any issues or failures. Lalong-lalo na. Hindi naman, kaya dapat talaga dapat sa meeting agenda yung hahanapin nyo. To outline the topics and objectives. Pag sinabing agenda, topics and objectives to be discussed. So, pag alam nyo yun, pak na pak, alam nyo yung tamang sagot dyan, letter C. Okay, very good. Yan, most of you got it correct naman, teachers. I'm so proud of you. Okay, sige. Yan, patuloy lang. Malapit na tayo, teachers. Kapit lang. Okay? 27. Which of the following is an example of a barrier? Effective listening naman, teachers, yung inahanap, no? Barrier to effective listening. Is it A, maintaining eye contact with the maintaining eye contact with the speaker? B, asking clarifying questions for better understanding? Letter C, providing verbal and nonverbal feedback? Letter C, prejudging the speaker based on personal biases? Barrier to effective listening. Okay. Again, teachers, barrier to effective listening. Okay? Yung hinahanap dyan. Yan. Sige. The answer here is... Okay, I can see here that your answers, okay, mostly B kayo, no? Pero yung hinahanap natin dyan, teachers, is the barrier. Okay, merong isang nakakuha ata ng correct answer. Ay, dalawa. Ayan, si Ma'am Rodeline, si Sir Dexter.
Okay, you got it correct. The answer is letter D, prejudging the speaker based on personal biases. Bakit, teachers? Tingnan nyo. Hindi naman barrier yung maintaining eye contact with the speaker, di ba? Effective listening. So, hindi pa din yan barrier. Eh, yung B, asking clarifying questions for better understanding. Hindi din po yan barrier, okay? Isa din po yung for effective listening pa din yan, okay? C, letter C naman, providing verbal and non-verbal feedback. Okay, that is not also a barrier. Pero yung prejudging the speaker, yan mo na agad yung speaker, di ba? Yung prejudging kasi, yun yung nagpamali dyan. Kaya tinawag yan na barrier the speaker. Barrier to effective listening. Ginudge mo agad yung speaker based on your personal biases. So that is a barrier to effective listening. So parang, di ba? Let's say for example, kilala mo yung ano, yung nagsasalita. Tapos, yung pagkakakilala mo sa kanya is negative or merong siyang yes negative background, so hinusgahan mo na agad siya, so hindi ka na nakinig sa kanya, 'di ba? Hinusgahan mo na yung speaker based on your personal biases without knowing na malay nyo magaling naman talaga siya magsalita or meron ka naman talagang makukuha sa kanya kung expert naman siya dun sa field na yon, 'di ba? So that is a barrier to effective listening or communication. Okay po? Ayan. Okay lang yan, teachers. Kung nagkamali man kayo, that is okay. So, at least na-realize nyo that the answer is letter D. Prejudging the speaker because we're looking for barrier to effective listening. Ayan. Very good. To those who got it correct, very good. And to those who failed to get the correct answer, that is okay, teachers. Review pa lang to, at least, di ba, as early as now, natututo po kayo, or yes, nare-realize nyo po na mali ako ngayon. So, dito pala ako nagkamali, kaya pala mali yung sagot ko. So, next time, at lalong-lalo na sa actual board exam, di ba, kapag na-encounter nyo ulit yung ganitong klase ng question or concept, then madali nyo na siyang masasagutan and tama na po yung maisasagot nyo. Okay? Kaya huwag kayong madadown kung nagkakamali kayo ngayong review. Kasi, teachers, early pa lang naman, December pa lang, so meron pa kayong ilang months, no? Tatlo? So, medyo mahaba-haba pa naman yon, pero huwag kayong makampante, no? Kasi mas maganda na tinitake natin yung every opportunity para matuto, para makapag-review. Okay po? Sige. Alright. Yan. Thank you po, Ma'am Janice. Okay. So, let's go to the next item. 28. In the classroom setting, which of the following kind of listening most students use? In the classroom setting, which of the following kind of listening most students use? Is it A, teachers, to be informed? Letter B, to escape. Letter C, to be inspired. Letter D, to enjoy. Sa classroom setting. Okay, teachers? Hanapin nyo agad yung clue. We're talking about in the classroom setting. Okay, so sabi ni Ma'am Sarah, letter C. Si Sir Dexter, letter A. Okay, so in the classroom setting. So ano ba yung madalas nating ginagawa sa classroom? Ano ba, bakit tayo nag-aaral? So ano ba yung purpose? Primary purpose, 'di ba? To learn. So ano po ba, teachers? Which of the following kind of listening most students use? Diba? I'll give you the chance to change your answer. Okay, I'll give you the chance. Yan.
Okay, sabi ni Sir, yes, si Ma'am Janice A, si Ma'am Rodelyn A din. So teachers, 'di ba in the classroom setting? So sa classroom setting, yung goal natin is for us to learn. So which of the following kind of listening most student use? Is it to skip? Of course, 'di ba? Cross out agad yung to skip kasi syempre nasa classroom setting tayo, hindi naman yun yung ano natin, 'di ba? To be inspired, pwede, no? So malilito kayo sa A and C. Malilito kayo diyan, teachers, for sure. Letter D, to enjoy. Medyo mababaw yung enjoy, pero maganda siyang pakinggan, no? But, again, in the classroom setting. And ano yung goal natin sa classroom? To learn, di ba? So, paano tayo matututo? No? So, paano tayo matututo? Or paano natin sasabihin na natututo tayo? Kapag informed tayo, di ba? Pag informed tayo. So, which of the following kind of listening most student use? That is letter A, to be informed. Okay? Yun po yung pinaka-ideal na sagot dyan, to be informed. Although, to be inspired is also good, pero hindi po yan yung pinaka-hinahanap nating sagot. Again, you have to go back. Ano yung standard na sasagot natin na isasagot sa context ng teaching and learning? Diba? So, dito sa mga options na to, yung pinaka-ano natin or yung pinaka-ideal na sagot dyan is to be informed. So, that is the correct answer. Okay? So, it's okay dun sa mga hindi nakuha yung correct answer. At least, diba teachers, inulit-ulit ko naman na at least ngayon alam nyo na kung ano ba talaga yung dapat na sagot kapag ganito yung klase ng concept or question. Okay, sige, let's move forward. 29. If someone shrugs his or her shoulders, which of the following does he or she manifest? If someone shrugs his or her shoulders, which of the following does he or she manifest? Is it A, impatience, letter B, despair, letter C, puzzlement, or letter D, indifference? Okay. Okay, when someone shrugs his or her shoulder, ano kaya yung gusto niyang sabihin, no? Impatience ba? Nagiging impatient ba siya kapag ganun? Okay, sige. Parang nagkakaiba-iba yung sagot niya dito ah. Yung A, yung impatience, hindi siya yung sagot, no? Hindi din yung despair, teachers. Kayo, kung when you shrug your shoulder, ano ba yung minimin nyo niyan? Ano yung minamanifest nyo? Bakit ganon? Di ba when you shrug your shoulder, parang hindi siya puzzlement, okay? Hindi siya puzzlement. But the answer here is letter D, indifference, yung parang, alam mo yon, yung parang walang gana, no? Walang pakialam, yung parang lutang, di ba? Parang indifference. When someone shrugs his or her shoulder, that is a sign or it manifests indifference. Alright? So, that is letter D. So, dapat teachers, dito gagamitan nyo naman to ng knowledge nyo sa, yes, pwede namang vocabulary, di ba? Dapat yung vocabulary nyo magagamit nyo dito, but kahit kayo mismo, di ba teachers, when you shrug your shoulder, ano ba yung mini-manifest or mini-min nyo niyan? Ano kaya yung nararamdaman mo? No? So, pwedeng gamitin mo yan dyan, teachers. So, kaya dapat gawin mo yung lahat, teachers, kapag nahihirapan kayo sa item. Do your best. There's always a way for you to get the correct answer. Okay? Very good. To those who got it correct, and sa mga hindi, bawi-bawi tayo, no? Natutuwa ako kasi most of you got it right.
sa mga items na pinresent natin. Now, let's go to item number 30. What is the biggest hindrance in learning the second language? What is the biggest hindrance in learning the second language? Is it A, grammar, B, structure of language, letter C, style, or letter D, cross-cultural issues? O, ito teachers, pag nakuha niyo yung correct answer dito, pwede kayong mag-top notcher, di ba? Pag-isipan niyong maigi. Very ano tong question na to eh, timely. Recently parang ano, parang mayroong anong ganitong klase ng question. So, pag nakuha niyo yung correct answer dito, naku lamang, meron na kayong kalamangan, di ba? Pero teachers, alam niyo, merong technique yan. Pero merong technique itong magagamit. Okay? Merong technique dyan na magagamit. Kaya, again, di ba? Tingnan niyo yung question. Biggest hindrance. Okay, sige, iba-iba yung sagot. Merong B, merong A, merong C, merong D. Yan, reveal na ba natin yung answer? Okay, reveal na natin, no? Okay, so the answer is cross-cultural issues. Yan po yung biggest hindrance in learning the second language. Kasi di ba, teachers, ulit-ulit ko namang sinabi kanina na yung culture talaga, napakalaking factor niyan. Napakalaking factor niyan, teachers. No? Barrier din yan eh. Barrier din yan in learning the language or in terms of communication. Okay? So, napakalaki ng ganap ng culture. Yan, yung cross-cultural issues, yung stereotypes, di ba? Yung kahit naman ngayon, di ba, napapansin naman natin yan. Yan, yung considered as biggest hindrance. Kasi yung grammar, structure of language, yung style, di ba, halos ano sila. Pwede mo yung matutuhan. Right? So, parang may same weight sila. Grammar, structure of language. Yung structure of language, yung grammar, pwede na yung pumasok sa structure of language. Diba? Yung style, pwede na din yan. Parang ano sila eh, pwede mong gamitan kasi to teachers ng add one out. Diba? Yung naiba yung cross-cultural issues. So, dito teachers, sa item na to, ang sagot ay letter C. Letter D. So, sino yung nakakuha? Si Sir Dexter. Ayan. Congratulations, sir. Nakuha mo yung correct answer. That is cross-cultural issues, the biggest hindrance in learning the second language. Now, let's go to 31. Who introduced the idea of three concentric circles of English? Okay, ito teachers, alam nyo ba yan? The concentric circles of English? Sino ba yung nag-introduce niyan? Is it letter A, Scrum? B, Berlow, C, Aristotle, letter D, Braj Kachru. O ito, pwede din tong ano, technique, may technique din ditong pwedeng gamitin. Kasi di ba? What if, tinanong to sa board exam, tapos hindi kayo ano, familiar, di ba, with what is this concentric circles of English? So, kung kilala nyo naman yung tatlo dyan, merong tatlo dyan na ano eh, na halos, di ba, magkakapatid. Kasi ano sila, under sila ng isang ano. Right? Thank you.
Okay, sige. Alright, so the answer here, teachers, ay walang iba kundi ay si Braj Kachru, okay? Kaya tinatawag din po, teachers, itong Kachru's concentric circles of English, okay? So, teachers, ano naman po yung Kachru's model? Yan, yung three concentric circles of English. Yan, take note nyo, teachers, meron tayong tatlo. We have the first, the inner circle. So, ano yung tinatawag nating inner circle? Yan po yung merong, yan po yung tinatawag na, yung English sa kanila is English as a native language. Okay? Kaya nga, kabilang dyan si USA, si UK, si Canada, si Australia, si New Zealand. So, yung English sa kanila po, teachers, kaya nasa inner circle sila. Kasi yung English is their native language. Okay? Kindly take note of that. Kaya inner circle, kasi English is their native language. So, sila yung mga magagaling, di ba? Yung USA, UK, Canada, Australia, New Zealand. So, ano naman yung outer circle? Yan naman po, teachers, yung English nila. Yung English sa kanila is their second language. Okay? So, sino? Diba? Si Bangladesh, si Pakistan, si Kenya, etc. Okay po? Part po tayo, teachers, yung Philippines is part of the outer circle. Okay? And then, yung expanding circle naman po, teachers, yan naman po yung, ang English po sa kanila ay foreign language. So, ano yun? Yung English as a foreign language, nandyan po yung mga bansa kagaya ng China, di ba? English is their foreign language. So, China, Caribbean is their foreign language. Okay, kindly take note of that. Na-take note na ba, teachers? Kasi last item na natin yan, no? So, that is the concentric circles of English. Okay, take note of the teachers. Now, ito yung mga models of communication naman. Yung Aristotle model, teachers, kindly take note of this. Ito po yung tinatawag na speaker-centered, no? Si speaker, syempre, kaya speaker-centered. Kasi si speaker, napakalaki ng role niya dyan. Okay? About war, and then yung audience ay yung soldiers. Okay, napakalaki ng ano. Bigyan ko kayo ng mas easing example. Yung example dito, teachers, yung speaker, let's say, for example, ay politician. Okay? Politician, and then yung speech niya is, let's say, for example, hinihimok niya, di ba? Parang or pinipersuade niya yung mga tao na mag, you know, mag-vote sa kanya. So, yung occasion is, of course, election. Election. Okay? Yung audience niya, syempre, is yung mga voters. Yung mga voters. So, teachers, kung yung speech niya, effective yung naging speech niya, di ba? Kung maganda yung panghihimok niya or yung pagpapersuade niya, yung magiging effect is, iboboto siya. Pero kung hindi naging effective or mahina yung ano niya, yung pag-persuade niya, so yung effect nun is ano, matatalo siya or hindi siya iboboto. So napakalaki ng role doon ni speaker. So ganun yung teachers, okay? Speaker, speech, audience, and ano yung effect. That is Aristotle model of communication.
Ito naman, teacher, si Shannon Weaver's model of communication. We have information source or the sender. We also have the encoder or the transmitter. We have the channel. And dito, teachers, merong noise, no? Merong noise. Ito naman yung kaibahan ng Shannon Weaver. Merong noise. And then, merong yung decoder or the reception, the receiver or the decoder, and then the destination or the guest receiver. Okay, decoder and then receiver pala. Okay? So, teachers, merong noise po dito sa model of Shannon Weaver model. And then may feedback din po. Okay? So, kindly take note of these teachers. Ano ba yung unique sa kanila? So, yung unique naman dito is yung presence of noise sa Shannon Weaver. And sa Laswell's communication model naman, ito, yung ano niya naman is, of course, sino? The communicator. Anong sinasabi niya? Which is the message. Ano yung medium? Or the channel? To whom? Or sino yung receiver? And of course, the effect. Anong effect nun? Okay, yan naman yung Laswell's communication model. So, kindly take note of this, teachers. The Laswell's communication model. Okay, so yan, mga models yan ni teachers ng communication. Ito, teachers, are you familiar with pitcha-kutcha presentation? I hope you are. Pero let's have a quick ano lang, no? Before we end our session today or tonight. Yung pitcha-kutcha presentation, teachers, that is kay Mark Vatam yan and kay Astrid Klein. Or Klein, okay? So, yan. Take note nyo din yan. That is pecha-kutcha presentation. Bakit siya tinawag na pecha-kutcha? Meron yung 20 by 20 rule. No? 20 by 20 rule. 20, sinabi siyang 20 by 20 kasi 20 seconds each ang pag-present, okay? And then, 20 slide or images. Yan lang. So, equal to ano yan? So, 20 seconds each. 20 slides. So, that is equals to 6 minutes and 30 seconds. Okay? 20 by 20 rule, that is pecha-kutcha presentation. Okay? So, I hope teachers na take note nyo din po yan. And then, yan lang. Lastly, ano yung mga types of delivery or speech delivery? Of course, manuscript reading, word-for-word iteration, no? Babasahin mo talaga. Word-for-word. Pag sinabi namang memorize, that is reciting message that the speaker has committed. So, i-recite mo, memorize mo naman yun, word-for-word. No? Reciting message that the speaker has committed, memorize yun. From the word memorize, madali lang naman maintindihan, right? And then extemporaneous, that is a well-prepared speech, prepared and practiced, but neither read nor memorize. No? Okay, yan naman yung extempo, well-prepared speech, pero hindi siya, but neither read nor memorize. And pag sinabing impromptu, completely no advance preparation. Yan naman yung kaibahan niya sa impromptu. Okay po. Okay, so I hope that na-take note nyo po yung teachers, ha? Very important yan mga ano yan? Mga concepts or concepto. Okay? So I hope na okay, are you done? Tapos na ba ninyong makopy? Alright, so finally, right? Again, teachers, thank you so much for actively participating. Okay, thank you. Ilan ba yung naging score nyo? Are you comfortable to share your score sa ating comment section? If you are, then feel free to please comment your scores, okay? And I would like to congratulate you kasi nakita ko naman how you answer the questions. Most of you got it right nung yung mga
different yung mga questions, no, na pre-present natin. So most of you got it correct. Congratulations, and I hope to see you on our next session. I hope to see you sa ating private online review. Thank you very much, teachers. And as early as now, please mag-aral, magpahinga, and yun, mag-prepare para sa inyong upcoming licensure examinations for teacher. And please enjoy your Christmas, your New Year. Yan, isigaw nyo na na magiging LPT kayo for March 2024, okay? So, i-manifest nyo na yan, i-pray nyo. Yung prayer and yung pag-prepare nyo, dapat balance yan. Good luck, teachers. Thank you very much. Ayan. Thank you po. Ayan. For mistakes, that is okay, Ma'am Rodeline. Pak na yan, ma'am. Kaunting ano na lang. Kaunting kembot-kembot para sa ano? Para sa Gen Ed, right? Ayan. Gen Ed, Prof Ed, and Majorship. Balance dapat yung pag-review nyo para siguradong maipapasa at maitatap nyo ang board exam. Okay? Again, thank you everyone. Goodbye and good night. See you in our next session. I think next year na. Bye-bye!